Plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Dangal ng pagkatao na dapat makilala. Ang pagka-Filipino ay di dapat mabura. Lingunin, usisain, lingapin, pagyamanin, may mabuti't magaling na dapat kilalanin. Sa himig at sa tinig, sa tula at sa awit, may lahi at may bansa na dapat dumakila. Halina po, halina. Makinig na tayo ng plaka. Magandang gabi po. Ako po si Michael M. Corosa ng Ateneo de Manila. 2 oras na mahigit o halos 3 oras na po tayong makikinig ng plaka ngayong unang Sabado ng Abril. Ika-6 ng Abril, 2024. At may special po tayong panauhin ngayong gabi at pagdiriwang na gagawin. At magsisimula tayo sa ganitong pamamaraan. Ikaw, o Mutyako, ang tangi kong iniibig. Ikaw ang tanging pag-asa sa gitna ng ligalig. Kung ika'y mawawalay, sa kalungkutay matitigib. At gagawin ko ang lahat, hahanapin kita hanggang sa dulo ng daigdig. Hanggang sa dulo ng daigdig ay susundan kang tinig. Hanggang sa dulo ng daigdig dadalhin ko'y pag-ibig. Di ako titigil habang may hininga. Kahit na maghirap, hahanapin kita hanggang sa dulo ng daigdig. Ako ay magsasakit, aanhin ko ang buhay na ito kung malayo sa'yo. Sundan hanggang sa dulo ng daigdig. Di ako titigil habang may hininga. Kahit na maghirap, hahanapin kita hanggang sa dulo ng daigdig. Ako ay magsasakit, aanhin ko ang buhay na ito kung malayo sa'yo. Hanggang sa dulo ng daigdig. Hanggang sa dulo ng daigdig, isang tango na likha ni Ariston Avilino at Ruben Vega sa pagkakasaplaka ni Carmen Camacho na nitong nakaraang
nitong nakaraang Martes at Miyerkules ay tumanggap ng mga pagkilala sa kanyang probinsyang pinagmula ng Catanduanes mula sa pamahalaang panlalawigan ng Catanduanes at sa Catanduanes State University. At kaya ngayong gabi ay ipagdiriwang natin si Carmen Camacho bilang hiyas ng musikang Pilipino, bilang dangal ng kanyang bayang pinagmula na Kalulbon doon sa isla ng Catanduanes. At antabayanan po ninyo mga kaibigan, kapiling natin siya ngayong gabi. At kaya asahan ninyo na ang pakikinggan nating mga musika na mga awitin ngayon ay ang mga kantang Nais sa Plaka ni Carmen Camacho. Oh? Pero bago po ang lahat ay siyempre na-miss nyo kami, di ba? At kailangan nating pabatiin ang ating mga palagiang katuwang sa pakikinig ng plaka. Narito po ang ating mahal na butihingin ng guro, tagapagtaguyod ng kababaihan ng Mabuhay Singers at tumanggap ng gawad tandang sora mula sa pamahalaan ng Lungsod Quezon, gandang tandang sora, gandang Sonya. Mga kaibigan, si Ginang Sonya Rocco. Magandang gabi po sa aking mga katuwang dito sa programa nating Plaka, si June De Leon, Michael Rosa, Janet, at ang ating panuuhing si Carmen Camacho. Magiging masaya tong gabi na ito dahil tayo ay magdiriwang dahil sa mga parangal na natanggap ni Carmen Camacho sa Catanduanes. At ang papakinggan natin ay ang mga plaka na isinagawa ni Carmen Camacho noong 65 years na siyang kumakanta hanggang ngayon. Kaya isa hong dapat po tayong lahat ngayon maging masaya at sabayan natin ang mga awitin ni Carmen Camacho. Maraming maraming salamat, Ginang Sonya Rocco. At siyempre naririto ang ating dalubhasa sa sining kultura, siyempre pa'y musika, ang kasalukuyang tagapangulo ng Asian Social Institute, dating tagapangulo ng National Commission for Culture and the Arts, tumanggap ng Golden Leaf Awards para sa cultural education, mga kaibigan, ang idolong profesor si Felipe M. De Leon Jr. Sir June. Maraming salamat kasamang Michael. Magandang gabi sa mga kaplaka at Sonya at Janet at ang ating special na panauhin ngayong gabi. Ngayon ay Abril, buwan ng panitikang Pilipino. Noong Martes lang ay kaarawan ng henyo ng Panginay Bulacan, ang dakilang makatang Francisco Balagtas. Ngayong gabi ay marinig natin ang mga tanging awit ng isang orihinal na kasapi ng Mabuhay Singers, si Carmen Camacho, dangal ng Kabikulan at bansang Pilipinas sa larangan ng musika at pag-awit. Magandang gabi po sa inyo lahat muli. Maraming salamat po, Sir June. At siyempre, naririto na ang ating butihing punong guro na naglibot na sa paglilingkod sa mga paaralan sa Taguig, Pateros at ngayon sa Lungsod, Marikina. Siya ngayon ang punong guro sa Parang High School sa Lungsod, Marikina, mga kaibigan, si Ginang Janet Jab Corosa. Magandang gabi mga kaplaka at syempre kasama dito sa Team Plaka si Ginoong Corosa, si Professor June De Leon at si Ma'am Tandang Sora, Gandang Sonya Rocco. Nakakatawa po at talagang nagdiriwang po kami ng todo dahil natupad po ang isa sa mga pinangarap namin na magkaroon ng parangal si Miss Carmen Camacho. At nagkataon na nagbabakasyon siya sa Catanduanes at kami rin po ay nagpunta doon ng buong Holy Week na nagbakasyon. At
At nakakatuwa na talagang yung aking Tito Amado na nandoon din na mula sa Canada na nagbabakasyon ay pinahanap pa ang bahay niya sa Calulbon. So siguro maya-maya may mga kwento kami sa inyo, no? Para doon sa award na yon ni Mami Carmen Camacho. Pero dito sa ating chat box, batiin muna natin ang ating mga masusugid. At talaga namang mula pa noon hanggang ngayon ay nandito na sa plaka. Mga loyal kaplaka sa pamumuno ni Tita Zenny Salustiano. Hello, Tita Zenny. At syempre, maaalala ko si Tina Salustiano Suarte Bros. Nakapag nasa Pilipinas, ay hindi namin siya mahagilap. Baigi pa pag nasa Belgium. Nakakasama natin siya sa plaka. So, hello sa iyo dyan, Tita Zenny. At hello na rin kay Miss Tina. At syempre, nandito si Miss Mars Arquero, ang aming singer na English coordinator sa Parang High School. Magandang gabi sa iyo. At syempre, nandyan si Sir Carlos at inyong anak na si Kiel na nakikinig kasama mo. Hello, magandang gabi po sa inyong mag-ama. At syempre, ang aking Kuya Hoben, no, na nasa Nasugbu, Batangas, kasama si Ate Esther at syempre si Kuya Jun. Siyempre, bagamat na wala na sa piling namin si Ate Chia dito, ay alam ko naman na nandyan pa rin siya, no? Kasama mo na nakikinig sa plaka. So, Kuya Jun, Kuya Hoben, Ate Esther, dyan lang kayo at makinig lang at i-enjoy ang mga musikang ini-enjoy din ni Ate Chia rito mula nung siya ay kapiling pa natin. At siyempre, kasama rin natin ngayon si Sir Malvin Dulay, ang nagbabalik kaplaka at nag-e-enjoy na ang mga leksyon sa MAPE na ibinabahagi namin dito sa plaka. So, hello sa iyo, Sir Malvin Dulay ng Santo Niño National High School. At magandang gabi rin sa iyo, Doc Ferdinand Santos. Yan, salamat sa pagdating. At si Basketball ay kapiling din natin dito. Si Basketball po ay walang iba kundi si Sir Lance Eresmas na senior high school teacher ng Parang High School. So magandang gabi sa iyo. At nakakatuwa, gising na gising mula sa napakalapit na New York, USA. Hello kay Jimbo dyan sa New York. Enjoy ka lang, Jimbo, ha? At magandang gabi rin sa ating kaibigan, loyal kaplaka, si Miss Edlyn Nangcha, kasama siyempre ang buong pamilya ng eHome Radio at eHome Improvement Center ng Santa Cruz, Laguna. Yan, salamat, Miss Edlyn. At siyempre si Miss Jenny Evangelista, Aka Angela Gomez at Jenny Condat, Master Teacher ng Parang High School. Salamat, ha, sa iyong treat kagabi. Nag-enjoy kami. At syempre, nandito rin si Mandy Dirumponga. Magandang gabi sa iyo, Sir Mandy. Kasama rin si Sir Marshall Angeles. Yan. Hindi yan mukhang retired, pero ngayon mas nag-e-enjoy na siya. Marami siyang oras sa pakikinig ng plaka. So, Sir Marshall Angeles, ang aming retired na gwapong-gwapong teacher ng Parang High School. Salamat. At andito rin, sino pa ba mga kasama natin dito? Si Ate Teresa Jab Makarai, ang aking nag-iisang magandang ate mula sa General Trias, Cavite. Siyempre, kasama niyang nakikinig si Kuya Efren, si Melanie, si JR, at si Baby Sophie. Yan. Hello kay Miss Emeline Molina, ang aming kaibigan dyan. At bumabalik umuli, loyal kaplaka rin ito no, sa matagal na panahon. Miss Emeline Molina, ang ating master teacher ng Marikina Science High School. Yan. Hello din sa iyo, Sir Ross Besabe. Hi, Miss Pinky Ronquillo, ang ating loyal kaplaka mula sa Toledo, Ohio. Hello din kay Miss Christina Perdon, ang ating TLE teacher from Parang High School. Yan. Si Janice April Lagata, yan, ang ating kaibigan mula sa Santo Niño National High School. Hello din kay Sir Isagani Pilar. Yan. Si Oscar, si Lawrence, Leona. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat at dyan lang po kayo. Dumon
ayon balang kumakanta. Sisay na tao, sisa kong pagpinsar na sinda mabuksan nang maaraman ko ang Ang ganda, sir, ano? Di ko malilingwan. Hindi, walang kamatayan ang awit na yan kasi perfecto ang estetika, ang galing-galing na pagkakayari. Ah, ganun. Ay, ang ganda ng letra sa... Ay, yung melody, ang daming naging lyrics, sir. May Tagalog pa nga yan, eh. Oo nga, yung melody yan, eh. Talagang ang ganda ng pagkaka-organisa. Structurally, napaka-estetika. Wow. Maganda paksa ng isang session yan. Ganon. Pwede natin pag-usapan pala ng isang... Siguro sa mga oras natin pag-uusapan yan, ano? Sa mga ganyan, walang kamatayan. Ng mga ganyan uri ng kanta, walang kamatayan. Kaya pala, ang daming letrang na ilalagay. Oo, ang dami. Dito sa versyong kinanta ni Carmen Camacho, sabi, di ko malilingwan banwang kabikulan sa, ano yun, nagkasimuotan. Diba, sa harana nagkasimuotan. Nagkamahalan, ano? Mga kaibigan, si Carmen Camacho po yun na inyong narinig. Eh, Carmen Camacho'ng ating panauhin ngayong gabi dahil nga sa isang napakagandang pangyayari na nang siya'y dumalaw sa kanyang bayang Kalulbon na ngayon ay San Andres sa Catanduanes, biglang nalaman ng mga tao roon na siya'y naroroon at kaya pinakanta sa isang event nung Easter Sunday, pagkaraan, Lunes, sa Sangguniang Panlalawigan, nagkaroon ng sesyon at ipinanukalang siya'y kilalanin para ngalan ng buong probinsya. At kaya Martes, nitong nakaraang Martes lang, anong pesya, Ados, no, ikalawang araw ng Abril ay araw ni Francisco Balagtas, binigyan na siya ng gawad nga ng probinsya ng Catanduanes. Tapos nung Miyerkules pa, idinagdagpay, handog din ang parangal sa kanya ang mga guro, mag-aaral, administrador, administrasyon ng Catanduanes State University. O di ba? Kaya ganda-ganda. Bati. Kaya binabati natin siya. At ngayon ay naririto si Carmen Camacho. Ay, ito na. Tararan. Magandang gabi ko sa iyo, binibining. Ang ganda ng damit. Carmen Camacho. Magandang gabi po sa inyo, kabos na mga tugang na sa kuyang deka mo galingaw ka sa kuyang ngaran, kaya nasa sa puso ko gabos, nasa sa puso ko kamo gabos, na deko kamo malilingwan,
magpakailanman. Wow. Talaga, oh, naintindihan ko yun. Nasa puso ko kayo lahat. Naintindihan ko rin yun. Oh, at hindi ko kayo malilimutan kailanman. Oh, di ba? Oh, salamat, salamat Carmen Camacho. At kami na may pinaunlakan mo rin makapiling ka ngayong gabi. Bagaman napakada sabhasapsan tawag ito sa ating harana ng puso ay madalang mo kaming makasama. Eh ngayon, ay kapiling ka namin dito. Salamat, salamat. Pero lagi kang naririnig, Carmen Camacho, pag harana ng puso. Ikaw lang ang medyo laging abala at nung nakaraan pa ay nasa kalulbon ka at kaya hindi ka rin nakapiling sa harana ng puso. Pero eh ngayon ay narito po siya at isang buong programa po tayong makikinig ng kanyang mga kanta. At sa pagitan po ng mga pakikinig na yun ng kanta ay kwentuhan naman dyan. Diba? Hintayin natin na nagsisikap na makasama dito sa usapan si Tito Amado Mendoza. Ang isa sa naging dahilan kung bakit namin nakita ang bahay ni Mami Carmen sa Kalubo. At si Vice Mayor, si Tito Alberto. Ipagtatapat na po namin dahil nung nakaraang Sabado, kaya po kami wala, ay dahil kami po ng buong pamilya namin ay nasa Cabicul, nasa Catanduanes. Mm-mm. At kaya, ang hirap mag-operate doon ng programa. Yeah, nagpasya na lang po kami na tugtugan na lang po muna ang maririnig nyo nung nakaraang Sabado. Pero nakita nyo naman mga kaibigan, ha, kahit naman kami nagtutugtog lang, eh nandun, nakikipag-usap sa inyo si Sir Jun De Leon, si Ginang Sonia Rocco, Ginang Corosa. Oh, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Hindi naman po kami bumitiw. Nandun lang kami buong tatlong oras halos na. Pero sabi ni Jimbo, sir, miss na miss daw niya tayo. Ah, ba talaga? Sabi ni Jimbo, na-miss niya tayo. Oh. Ayan, oh, sabi ni Lucing Cabra, Carmen Camacho, sabi ni Lucing Cabra, Carmen, kumusta ka na? Mabuti, maray na maray. Yan, sabi ni Kuya Hoven, ayan, daming palakpak. Bago tayo magpuntuhan, makinig pa tayo ng isang kanta ni Carmen Camacho. Mula sa lahat ng mga napatugtog na natin sa programa, ang ating pinili ngayong patugtugin, ha? At kaya marami ito, sari-saring awit ni Carmen Camacho. Marami ang siyempre ay sentimental na siyang pinaka-forte niya noong bungad ng dekada 60. Gaya halimbawa ng awit na ito. Ito. Gustong-gusto ko ito. Carmen Camacho, ekspresyon na ng mga bata ngayon, di ba, para pag pinatanggap ng tagumpay o ano man lang, sabi na, ikaw na, you na. Di ba ganon? Okay, sana all. Parang, nagkaroon ka ng konting achievement at maganda yung nangyari sa'yo, sabi na, ikaw na. O, di ba? Nung araw pa, sinasabi na yan sa isang kanta ni Carmen Camacho. Paano bang i-englisin yun? Ikaw na. Paano i-englisin yun? Ewan nga ba, sir, kung paano. You na. You na. Mahirap. It's you. It's you. It's you. Ang badating eh. Ano? Pero, eto. Ikaw na. Tangan, biarin puso
aking buhay. Kung sakaling ako'y mamatay, na ikaw ang tanging dahilan, liligaya pa rin sa lahat ng araw, sapagkat ang mahal ay ikaw. Balse, ang ganda sir ng balse na. Ang ganda. Usman, ikaw parang na. Parang nasayaw. Yeah, parang, eh mahilig naman talaga sumayaw si Carmen Camacho eh. Sige nga. Eh kaya nga nung yung mga bata doon sa Catanduanes State University, nakipagpantumina kay Carmen Camacho. Ba, galing. Hmm, alam nyo yung link po doon sa... nag-live stream eh. Kaya napanood ko rin kahit na nandito ako sa Marikina, eh napanood ko yung mismong parangal na ginawa sa Catanduanes State University. Ang hindi ko napanood yung sa Sangguniang Panlalawigan. Pero yung sa Catanduanes State University dahil nga ang setup noon ay universidad at may mga pasilidad na nagamit doon yung mga nag-organisa, eh na-live stream sila kaya napanood ko. Hmm, di ba? At sabi ni Isagani Pilar, Carmen Camacho, yan ikaw daw ang kanyang paborito. Mm-hmm. Tandaan mo yung pangalan na yan, Carmen Camacho, at siyang isa sa mga pag-aalayan mo ng kanta sa tuwing aawit ka sa harana ng puso. Si Ginoong Isagani Pilar na masugid na nating tagapakinig ng plaka at harana. Isagani Pilar. Isagani Pilar. Isagani. Sir? Medyo? Pawitin natin si Isagani. Pakantayin natin. Paluluwasin natin. Eh. Nasa ano siya eh. Nasa Marinduque yata, di ba? Malapit lang naman. Marinduque. Taga Marinduque siya. Oh, luluwas ka daw Isagani Pilar at kakanta ka dito kasama si Carmen Camacho. Ano isasagot ni Isagani Pilar? Pag umuuyan talaga, paluwasin natin yan. Ayan. Si Liway Sanchez, magandang gabi. Magandang gabi, Liway. Oo. Carmen Camacho, ano bang pakiramdam ng nakatanggap ng parangal mula sa lalawigan mong Catanduanes? Eh, syempre, halos talagang lumukso ako. Ang puso ko talagang gulpi ang... Ano ito eh? Sigaw na inia ang sakuyang pangarap na makatanggap lamang tabi nin award na sa sakuyang bulan dumaan sa Catanduanes. Kaya, ay naku, talagang grabe. Ayan. Eh, may mga tao tayong dapat pasalamatan at kilalanin dyan sa pangyayari na yan. Kasi, ang nangyari po mga kaibigan, hindi namin namalayan na si Carmen Camacho pala ay umuwi sa Catanduanes. March 20 pa lang, March 20. Eh, tapos yung pamilya naman namin ay nagpas siyang pumunta rin doon noong March 26. At yan, nandun kami noong March 26, daalam namin na doon si Carmen Camacho, sinabi namin doon sa tiyo ni Ginang Corosa na si Tiyo Amado Mendoza, ay agad namang ipinahanap niya ang bahay ni Carmen Camacho sa Kalumbo. Ay sabi ng kanyang mga kaibigan doon, kaibigan niya pati yung mayor at lahat, aba ay naipahanap kaya narating namin ang bahay ni Carmen Camacho nang walang
Walang kahirap-hirap. Gulat na gulat si Mami Carmen. Nagulat na lang si Carmen Camacho na nandun na kami kumakatok sa harap ng bahay nila doon. Salamat kay Jeneline Toledo, ha? Sayang natin natin kasama si Ginang Rocco, si Sir Jun, no? Nang bulabog kami ng bahay ni Carmen Camacho. Bulabog. As in, binulabog. Oh, nagulat niyo ako, hindi po akarayan na darating kayo. O oh, ayan, ito yung picture namin na nagpa-picture kami kasama siya doon sa kanilang tapat doon, sa Kalundong. Wow. At yung isa yan. Tito Amado Mendoza. Tito Amado yun. Nakikinig siya ngayon, ha? Hindi lang makapasok sa StreamYard. Tito Amado Mendoza po yan, na taga-Canada pero tao na nang umuwi sa Pilipinas at namamalagi doon sa kanyang tahanan. Tawag-anak ni Janet. Tawag-anak ni Janet. Opo, kapatid Mendoza. Kapatid po ng mama ko. Ah, yan sila, oh, si Amado Mendoza at si Carmen Camacho. Ayan, nakikinig. Nakikinig daw sila. Magandang gabi po, Tio Amado. At yan ang larawan nila, oh, si Tio Amado kasama si Carmen Camacho. Bagay, di ba bagay? Parang minapansin ba kayo, mga kaibigan? Kayo magsabi, bagay ba sila? Bagay. Ang saya-saya ni Mami Carmen, oh. Yes, ang sabi ni Tio Amado, nung makita niya si Carmen Camacho, sabi niya, number one fan mo ako, sabi niya ganun. Oo, diba? O nga naman. Ayan. Ang ganda ng ngiti, ang ganda ng ngiti. Kaya ang ganda ng ngiti nung number one fan, eh, no? Oo, ang ganda. Nakatagpo niya bigla si Carmen Camacho doon sa kalulbong. Ayan, ha? Oy. Bituin ba naman dumikit sa kanya, isang bituin, di ba? Oo nga, opo, talaga naman. Kaya, ayan. Ay, tapos, ang kwento ay, di napagkwentuhan, si Vice Mayor, yung dating Vice Mayor, nandun din. President ng Council's League, ng Katagduanes. Ayun, so si Vice Mayor, ayan, si Vice Mayor, you know, ayan. Na miyembro nga ng Sanggunian Panlalawigan at nakausap. Ang nangyari pa, nakatagpo ko rin doon sa Katanduanes, sa Virac, ang grupo ng mga manunulat na sina Alan Popa, Eman Barameda at kami po nagkakwentuhan, na ikwento ko sa kanilang nandun si Carmen Camacho, kaya itong si Alan Popa, agad ni pinuntahan si Carmen Camacho sa Lulbon. At ayan, kasama si Jerry Rubio ay nagawa nila nagkaugnay-ugnay sila ni Joselito Alberto, ni Alan Popa, ni Jerry Rubio, ay nabigyan ng parangal ng Sangguniang Panlalawigan si Carmen Camacho. Ayan. At yun yung resolution na nalikha para kay Carmen Camacho na pararangalan. Ano? Pirmado, ang daming mga pumirma, sabi ni Carmen Camacho. Pirmado ng gobernador. Pirmado ng gobernador ng Katanduanes. Ang Sangguniang Panlalawigan, ha? Sangguniang Panlalawigan, sinasabi rin, no? Oo, ayan. Yun na po. Kaya, ayan yung hawak-hawak ni Carmen Camacho kanina. Ito. Ayan, pakita niyo po. Asan province mo, Katanduanes. Kami Carmen, kita niyo. Sangguniang Panlalawigan. Ayan. Nakatala na sa kasaysayan ng Katanduanes ang pagdangal nila sa isang Carmen Camacho. Ayan. Isang tala ng musika. Okay, salamat sa mga talagang nag-asikaso, si Vice Joselito Alberto, Jerry Rubio, Alan Popa. Maraming salamat sa inyo. Kung di sa inyo ay hindi mapapabilis ang lahat. Kasi sinaon nila, andito si Carmen Camacho, paalis na siya ng April 4. Dapat maparangalan na siya. Apurahan. Ganda pagkakataon. Talaga sinabi, huwag na natin sayangin ang pagkakataon. Talagang sinayang. So Martis yun. Tapos, at ito yung naging retrato nila pala nung ayan. So, tanggol yung Panlalawigan. Ayan. Yan ba yung... Si Governor. Ayan. Si Governor. Tapos, si Tio Amado nandun sa kaliwa. Alam ko, may video nga ito na
Nag-duet pa sila na Sarong Banggi dyan eh. Sa okasyon na yan. Yeah. Oo, pakita natin. Mama, kung... yan ha? Yun, di ba? O tapos, nung Miyerkules naman, ang Katanduanes sa State University naman, na sa pakikipag-ugnayan pa rin ni Alan Popa, ay nagbigay ng parangal. Kaya si Carmen Camacho ay nabigyan. At ayan yung mismo presidente ng Katanduanes State University, yung nasa dulong kaliwa si Alan Popa, na isang manunulat na kaibigan natin, magaling na makata. At kaya si Carmen Camacho ay nakipagpantumina pa sa mga bata. O ayan o. Yung mga bata na pantumina. Kinanta niya ang pantumina. Kumakanta siya ng pantumina. O ayan o. Ayan o. Yun. Ganda. Sa Katanduanes State University. Yan. O, at ito yata yung presidente ng... Tamang-tama yung sayaw. Yung authentic na sayaw. Nakuha ng mga bata. At ayan yung plaking ibinigay ng Katanduanes. Ang ganda ng damit ni ano, Carmen, no? Dami ng baong damit. Colorful. Mami Carmen, yung pakita niyo naman yung plaque na yan. Ayan. Yan. Plaque ng Katanduanes State University. Oh, ito yan. Nakuna ng picture. Ayan, ito. Ayan. In recognition of our outstanding contribution to the cultural heritage of the Philippine Pindiman. Ah, nakakaroon ng Philippine Pindiman. Well, mamaya may kakantayin kundi man si Carmen Camacho. Ayan, ha? Basta, mahalaga Sir June eh, naparangalan. Nagparangal. Salamat. At dyan sa pagpaparangal na yun, napasama pa ako dahil hiningan ako ni Alan po pa ng pananalita. Nagsalita ako. Ayan, video. Naka-video na nagsalita ako. Naka-video. Namula yung pisngi mo. Namula yung pisngi. Pumula ba pisngi ko dyan? Pisngi. Rosy chick. Ayan. Palagay ko, nagsisibati ang ating mga... Ayan. Nagsisibati ang ating mga... Sabi ni Marcos Fabra. Congrats, Carmen. Ano? Tapos... Habalos. Isagahan ni Pilaro. Bagay po sila... Kayalo. So, bagay sila ni Tio Amado. Bagay sila. Kaya lang, hoy, hindi mo kaya lang. Ha? Kaya lang. Basya. Si Tito Amado nakikinig eh. Sabi, bagay daw sila. Ginigilig talaga ni Tito Amado. Bagay daw po kayo. Mami. Okay, tamo, bagay. Okay, para kayong magdudueto. Magdudueto kayo na parang ganito. O, ganito. Kayong dalawa ay mag-aawitan sa isa't isa. Ganito. Tama yan. Thank you.
Yun. Ganda. Tuwang-tuwa si Tito Amado. Oo, yan. Aawitan kita. Mag-aawitan kayo, Tito Amado. No? Sige, sige. Ano ba yun ba? Balito ba yun, sir, o balse? Parang balse lang yun. Oh, parang balse. Oh. Parang balita mo. Balitaw. Balitaw ba yun, sir? Balitaw? Yung huling narinig natin. Balitaw. Oo. Balitaw. Ayan. Sabi ni Ate Edith, siyempre bumabati siya sa ating mga kababayan sa Mahayhay, Laguna. Siyempre nandyan si Tita Julie Grifo Mudina kasama ang kanyang yung background ko. Yung background ko, Mahayhay yan. Ayan. Dalitiwan yung background ni Sir June. Buti nga, hindi siya nababasa ngayon eh kasi parang nakaupo siya doon sa may tubig eh. Parang strip na pa ng tubig ngayon niya, sir. Ano? Parang buti, waterproof yung suot mo. Sige nang Roko naman. Ilan nasa, sige na ron, nasa kabundukan eh. Oh. At nabibisikan. Baltimore yan, Baltimore yan. Ay, Baltimore, bukas. Ay, bukas. Sir Manny Baltimore, parpunta kami dyan. Nandiyan na ba si Manny? Wala pa. Wala pa, hindi pa bumabati. Si Mylene Smile, si Mami D, bumabati ng congratulations. Si Pinky Ronquillo, bumabati ng congratulations. Kay Carmen Camacho. Ayan, ha? O, lahat, Mami Carmen, ng ating mga tagapakinig, siguradong natutuwa para sa inyo. Para sa... Yes, nararapos na magkilala sa inyo ng lalawigang Guanes. Sabi ko nga sa kanila, alam nyo, si Carmen Camacho, kahit naman sumikat talaga sa pagkanta ng Tagalog yan, pero kailanman hindi niya nalimutan ang kanyang bayang pinanggalingan. Dapat lang. At hindi niya nalimutan ang wika niya. At kaya nga, sabi ko, eh, nagsaplaka talaga siya ng mga kantang Bicol. At ginawa pa niya ng LP. Dalawang LP ang nalikha ni Carmen Camacho na panay Bicol songs. Ang mga Bicolano, isa sa pinakamalikhain sa musikang bayan. Ang dami-dami lang nagagandang gawa. Ayun nga, sir eh. Nakamalikhain. Oo, gaya ng pinatutunayan itong ating Bicol medley na ito. Ayan, o. Ano daw itong sagugon? Garong bulawan paghilngon. Kaso sa muyang dulukon ay burak pa naning balagon. Kaso sa muyang kikwa sarunting anak sa yuma, hari man ako pagtuwa ay burak ako ni Maria. Sarumbanggi sa higdaan nakadangog ako, hinunilin sarong tangka sa lubako, katuruga bako kundi si mong tingogiyo pala. Nagus ako bangon si sakuyang mata minukla, kay kung kadiklumanin banggi ako nangalagkala. Si sakong paghiling biglang tinuhok pa itaas, si mong lawog na magayon maliwana. Ikan bulusan mayon bisaro, daga kong tunay sa inman ako paduman. Di ko malingwan maski harayon na ibang runa sa kong maaktan. Luha sa mata kong minabulus kong narumduman. Bulkan bulusan na nasa probinsyang Sursugun, bulkan isarok naman nasa probinsyang Camarineso. Probinsyang Albay, nayaunan bulkan na mayon. Ang gayon niya, daing karibay, bukul yun in Bicolnon. Kaso sa muyanan
kwa sarungting anak sa yuma hari man ako magkwa ay burak ako ni Maria. Bicolano, Bicolano ang himig. Yeah. Ano nga ba? What makes it Bicolano, sir? Ay, yung mga intervals niya, no? Mm-hmm. Hindi masyadong malalayo na magiging Bisaya na pag masyadong malalayo interval at hindi rin masyadong malalapit na magiging Ilocano naman. Ganoon. Oh, paano naman pagka ano ikaiba naman niya sa Tagalog, sir? At least yung North ano sa Bisaya, nasa ganda bandang na yung Bicol. Eh, yung Tagalog nandun din eh. Magkakabilang sila halos eh. Kaya nga, ang Tagalog at Bicolano, maraming hawig. Maraming hawig. Oh. Ah, kaya ba sa isang banda, sir, parang kahit hindi naman ako talaga lumaking nakikinig ng wikang Bicolano, pero kapag napapakinggan ko ito, parang mas maintindihan ko. Madali mong maunawaan. Madali mong maintindihan. Oo. Oh. Hindi naman dahil sa kasi yung bienang ko ay Bicolano nga, kapatid ni Tio Amado. Pero bago pa man kami nagkilala ni Jeanette, eh, nakakaintindi ako. Basta kapakinig ako ng Bicolano na wika, eh, naintindihan ko. At kaya nga gusto ko yung sarumbangge. Eh. Alam na alam ko eh. Kaya ko kantahin. Ang kaibahan lang, mas mapaglimi ang Tagalog. Mas mapaglimi. Anong ibig sabihin, sir? Mas mapaglimi. Mas laging sinatanong, sino ba ako? Ano bang kahulugan ng buhay ko? Malalim na parang ano, mapagtanong sa kahulugan ng biging pag-iral natin dito. Contemplative. Parang gano'n, contemplative. Pero itong sarong banggi kasi ay yan. Debosyon yan. Ang sitwasyon. Debosyon sa minamahal. Yun bang yung, sarong banggi? Debosyon sa birhen yun. Yung ano daw itong sa Gogon, devotion sa birhen yun eh. Devotional ang Bicolano, masyadong devotional kumpara sa Tagalog. Ay, yung pantomina, no? Nga. O ito pa, ito isang ito palagay ko madalang nang marinig itong kantang ito na alam ko kinanta ni Emma Lucero sa nung nagpunta tayo ng Nagay. Pero ang ganda nitong awit na ito, Bicolano ito, ang pamagat mga pag ano mag pagtiyos. Oh, alam ni Carmen Camacho. Ayun. Oh, sabayan mo nga Carmen Camacho itong napakagandang kanta mo na ito. Ang mga pagtiyos nagikan sa puso daghan. Sakit labing pait ang sakuyang namatean. Lalo na kung ikaw ang sakuyang napagmasdan. Daghan ko marunot, puso ko mawasak mga kasakitan. Kaya nga ni minadulog ako sa atubangan mo. Nakikimahirap sa munting halaga. Asin turuhukan kang buwa mong mata. Ining nagtitiyos ninang ng buhay ko. Tanamutan takang taros sa puso. Sagradong pagmahal pinag-iingatan. Haloy ng panahon simula talaga. Ang mga pagtiyos nagikan sa puso daghan. Sakit labing pait ang sakuyang namatean. Lalo na kung ikaw ang sakuyang napagmasdan. Daghan ko marunot, puso ko mawasak mga kasakitan. Kaya nga ni minadulog ako sa atubangan mo. Nakikimahirap sa munting halaga. Asin turuhukan kang duwa mong mata. Ining nagtitiyos ninang ng buhay mo. Tanamutan takang taros sa puso. Sagradong pagmahal pinag-iingatan. Haloy ng panahon simula talaga.
Bilang kita mo, napakalapit ng musika ng Katimugang Tagalog sa musika ng Bicol. Itong yung tonong yan, halos pareho ng Bundok Banahaw. Halos pareho. Oo nga po. Bundok Banahaw. Pero parang tuloy-tuloy-tuloy, ano, walang hininga. Ayan, please nga lang si Rey. Hindi ba parang ano yan? Hindi ba parang pandanggo naman ang dating niya? Oh, medyo. Parang oh, diba? Pandanggo-tuloy. Ganda. Challenge ko kay Ginang Rocco yung kantahin nyo nga yan. Yan, sige na nga. Nangingilabot na ako kasi parang hindi ako hihinga eh. Ayan mo yan. Mami Carmen, hindi po ba kinahirapan ng record nyo yan? Mabilis na kanta yan. Mas madaling kanta yan. Kaysa sa mabagal na kanta. Mas madaling. Mas mahirap kantayin ng Kundiman kaysa sa balita. Mas madaling kantayin ng balita kaysa sa Kundiman. O, wala pa po tayong pinatutugtog na Kundiman. Sa pagkaka, wala pa kanina, ha? Ang napatugtog natin ay dansa, balse. Balitaw, balse. Ito, malapandango na halos ito. Pero wala pa tayong Kundiman, ha? Para sa ating mga tagapakinig, at alam naman ito ng ating mga tagapakinig, nililinaw natin na hindi lahat ng lumang kantang Pilipino ay Kundiman. Ha? May mga anyo ang bawat awit at ito lang araw na ito. Ang maraming kanta na kinakanta at nililinaw natin na yung anyo ng Kundiman ay dapat na makilala. Ha? Mm-hmm. Kaya nga, yeah. Importante. Oh, Ginong ko, Rosa, may pinapakiusap si PBM Solito Alberto sa atin. Oo nga. Author ng resolution na ito. Siya yung author ng resolution eh. Oo, makikinig daw yung governor at yung vice governor. So baka daw pwedeng basahin natin yung ano. Oo nga. Teka, ito sila eh. Oh, ayan, oh. Yeah, yan sila. Yan. Yung katabi mong nakaitim, si PBM Solito Alberto. No? Yung nasa katabi niya naman, si Alan Popa. At palagay ko si Jerry Rubio itong nasa kanan ni Carmen Camacho. So, no? Mm-hmm. Ayan, may mensahe nga dito. Mensahe, ako ba ang babasa, Ginang Corosa? Oh, sige, ikaw. Sabi, ito daw yung Miss Carmen Camacho at truly katandunganon deserves to be commended for her sterling and outstanding contributions to Philippine music. Her dedication to preserving and promoting the cultural heritage of Bicol region and her enduring legacy as top-notch and queen of country's Philippine songs is malaking isang malaking karangalan na siya'y mabigyan ng pagpupugay ng pamahalaang probinsya ng Catanduanes sa pamamagitan ng aming butihing gobernador Boboy Cua, Vice Gobernador Peter Boste Cua at mga kasamahan sa sangguniang panlalawigan. Ang paggawad ng isang resolusyon bilang aming respeto at paghanga sa achievements na nakamit ni Ms. Carmen Camacho hindi lang sa lalawigan ng Catanduanes, Rio ng Bicol, kundi sa buong Pilipinas. Mabuhay, Ms. Carmen Camacho. Yeah. Ilang dekada ang kontribusyon? Ilang taon? Mula 1958. Aba? Hanggang sa kasalukuyan. Pa nga eh. Kumakanta pa si Carmen Camacho at ang kanyang mga plaka, napakarami ring nagawa niya. Bukod pa sa nagtanghal sa napakaraming mga teatro sa Pilipinas, Clover, Opera House, at yung mga katulad nito. Di ba, Mami Carmen? Ano na ba yung mga pinagtanghalan mo nung araw? Dami na. State show. Ayan, no. Diba? At syempre sa telebisyon at radio. Diba? At naging bahagi pa siya ng Tres Rosas. At bumabati sa iyo ang kasama mong Rosas na si Ray Lucero. Ayan, no. Congratulations, wow. Kumari Carmen, sabi ni Ray Lucero. Puro ganan, kabaylo. Ayan, no, diba? Si Ray Lucero, dapat naman siguro mabigyan niya ng parangal ng Ilocohan. Mabigyan niya ng parangal. Siya ng bigan. Ah, nagbigan. Oh. Nagbigyan siya ng bigan noong 2018, di ba?
Yung gawad, Padre Jose Burgos naman ang ibinigay sa kanya for musical yung kategorya ay music and yung gawad nakapangalan kay Padre Jose Burgos, isa sa gumbursa. Di ba? Ayun, nabigyan siya ng parangal doon si Ray Lucero. Kaya pareho na silang premyado ng kanilang mga lalawigan. Ayun. Susunod niya pambansa talaga. Pambansa talaga. Ang susunod na parangal ay pambansa. Dapat. O ayan. Ha? O si Alan Popa. Ay, sana nakikinig si Alan Popa. Magandang gabi. Pinadalan ko siya ng ating link. At sana, no? Siyempre muli pasasalamat kay PBM Joselito Alberto na author at sponsor ng resolution na yan. Para doon sa lalawigan ng katandaan. Oo, lalawigan ng katandaan. Samantala, hiniimok niya talaga yung mga konsehal. Siyempre, siya yung president. May session nga kasi. Saktong-sakto talaga. Session nila yon talaga ng Lunes at kaya inihapon sila ng resolution. Sila ang mga, kaya nagkatulong-tulong sila ni Alan Pope at Jerry Rubio. Parang si Jerry Rubio yata ang kabatch ni PBM Joselito Alberto. Sila ang magkaklase. Ayon dun sa pagbabalita sa akin ni Dr. Alan Popa. Si Alan Popa po ay PhD. Di doktor ng literature. Si Dr. Alan Popa. Na kaya talagang... Na at kaya... Providential talaga. Di ba? Galing-galing. Nahanap ko lang dito yung mga pangalan na ibinigay niya na magandang panggitin. Para sana naman nakikinig sila. Sana nakikinig sila ngayon. Alam ba nila itong programa? Opo. Binadala natin ng mga... ang totoo, inanyayahan natin sila, hindi lang sila hindi po makapasok si makapunta. Si dito ayan at ayan itong mga pangalan na naririto ay babanggitin ko mamaya yung ilang pangalan na binigay ni Dr. Alan Popa para naman sa Catanduanes State University, no, kasi sabi ko sa kanya, sino ba yung mga pangalan, ano ba yung mga pangalan mahalagang banggitin para mapasalamatan naman sa Catanduanes State University. Diba? Kasi kailangan kilalanin at pasalamatan sila, no? Pero bago 'yon maghandog tayong muli ng awit ni Carmen Camacho sa Kabikulan. Okay, ito pa isang napakagandang kanta na sino man ay hindi dapat makalimot, sino mang Bikulano ay hindi dapat makalimot sa paglingon sa kanyang pinanggalingan, sa nanay at tatay na nag-aruga sa kanya. Si nanay, si tatay, di ko babayaan, balakid na buot ang sakuyang utang. Si pagdaras ako ninsiyam na bulan, gatas kong sinuso di ko mabayaran. Ay nanay, ay tatay, kung ako humali, hihidawon mo man sa kabus mong akin. Makakuha ka manin makakasangli, daim makaarog kang sakong ugali. Tanin payo, ibuntog sa lawo. Kung mahiling mo man na nag-anod-anod,
Nung first quarter storm, ginamit siya ng mga aktivista. Palit-awit, binago ang titik, pero yun din ang melodya. Ah, ano, ano naging letra? Nabago nila, ginawang parang kundiman. Oo. Pero sa ngayon, sir, ang tsura niya parang balse yata siya. Ay, ano ba? Yeah, yung pagkakagamit ngayon, parang balse. Parang balse po. Uh-huh. Ayan, o diba? Magandang gabi. Eh, magandang umaga dyan sa New Jersey, paring Ed Kalimag. Oo, ayan, no, si Declare. Ayan. Oh, may, hindi pa tayo nabati dito ng mga kaplaka na, na, oo nga, na nagpasa natin. Yes. Si, oo, sino ba to? Si Heisa, Ahia Saldi Cadiente. Gandang gabi sa'yo. Si Sir Marlon Cuenco. Andito ang mga taga-Tanyong High School ng mga loyal kaplaka. Sir Marlon Cuenco, Miss May, ito, Marisa Galura at si Ma'am Heidi Melgaso. Salamat sa mga taga-Tanyong High School. Si Pinky Ronquillo, sabi niya, si nanay, si tatay, beautiful. Talaga. Maganda talaga ang awikin. Diba? Ni Carmen Camacho yan eh. At na-record niya nga ng napakaganda. Kaya baka pwedeng kantahin niya ulit sa atin ngayong gabi. Awa talaga? Oh, wow. Pwede, pwede. Nakantahan niyo nga kami ng sample lang, Mami Carmen. Sinanay si tatay, di ko mamayaan. Balakid ng buot ang sakuyang utang, si pagdarasak ko ninsiyam na bulan, gatas kong sinuso, di ko mabayadan. Yan. Ananay sa tay ko na kumali, hihidawan mo mang sa gabot mong aki, makakuha ka maning makakasangli, day makarog kang sakong ugali. Yan. Salamat. Salamat po. Yan, sabi ko nga, mula 1958 hanggang sa kasalukuyan ko'y umaawit si Carmen Camacho. Siyempre, yung panahon ng... yung panahon ng recording ni Carmen Camacho nag-umpisa ng 1958. Diba? At yan. At sa mga hanggang mga hanggang kalagitnaan ng dekada 70 ay nagsaplaka si Carmen Camacho at naging bahagi siya ng mabuhay ng una ng Tres Rosas. Di ba? Kaya sabi ko dun sa mga nakausap ko sa yun nang nagme-mensahe ako sa Catanduanes, naging bahagi si Carmen Camacho ng Tres Rosas at ipakita natin ang itsura ng Tres Rosas. Ayan oh. Ganda. Yan ang Tres Rosas. Si Ray Lucero, yung nasa gawing kaliwa. Si Carmen Camacho ang nasa gitna. Si Nora Hermosa ang nasa kanan. Ang papayat pa namin. Ay, oo naman. At ang gaganda talaga ninyo, di ba? Talagang gaganda. Ang gaganda. Ang set ng by one. Sexy. O yung solo. Di ba merong classic na solo si Mami Tan? Sir John, ano po, Sir John? Sabi ko mula noong 1958 hanggang ngayon ay 66 years. Oh. Anim na taon. Oh. Na, no? At may naging member ng kada. Naging member ng Mabuhay Singers. Ayan, Mabuhay Singers. Mabuhay Singers. Oh. Sa harap, ayan, mula sa kaliwa, Ray Lucero. Sa susunod, Rita Rivera. Rita. Nora Hermosa. Selly Bautista. At yung nasa dulong kanan, siyang pinakamarikit sa lahat. Si Carmen Camacho. Ang taas ng hair. Oh. Hindi ang haba ng hair. Ang papayat eh. Namin. Ang taas ng hair.
Okay, para sa kapakanan ng mga nanonood, yung nasa likod ng mga kaginoohan, yung nasa likod mula kaliwa, si Chile Serio. Yung sumunod, si Ruben Tagalog. Yung nasa gitna sumunod, si Floro San Juan. Tapos si Alfred La Rosa. Tapos si Ador Torres. Yan ang Mabuhay. At meron ito, picture nila ng kumakanta sila ni Ruben Tagalog. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. Sergio, nababasa niya. Sabi niya, takurong. Diba? Yung nasa baba. Ayan. Takurong. Carnival. Carnival. Town Fiesta. At, December 20. Ano nga ba ito? 1966. Ayan. 1966. Ayan. Oh. Ayan. Yan si Carmen Camacho. Yan yung itsura niya. Oh. Takurong Carmen Camacho. Payat pa, no? Payat. At yan si Ruben. Payat pa rin kayo ngayon. Ay, payat pa rin naman kayo. Hindi naman kayo tumaba. Payat pa rin ang katawan nyo. Oh, di ba? O, tapos, alam ko, ito, nasa na ba yun? Naging miyembro ka rin, ha? Naging ano eh, Filipina singers kasi si Carmen Camacho rin eh. Ito yung Filipina singers, ba? Ito yung Pilipinas. Pero ang liit yung retrato eh. Dito yung Pilipinas singers. Ayun. Pilipinas singers. May pinaka-paborito akong picture ni Mami Carmen. Ah, yung isa yung... Yung ala, Eva Peron. Yung nakaganoon. Oo nga, teka, hanapin ko. Nandito yan eh. Nandito classic yan. Talaga yung shot. Pero noong 2016, ayan, nagtagpo silang tatlo, ang Tres Rosas, noong 2016. Kasi ito po, Tres Rosas, 1958. Ayan. Ito, Tres Rosas ng 1958. Ito ang Tres Rosas ng 2016. Kasama yung isang paru-paro doon na yun. Ayan. Oh, nakita niyo mga yan. Yung paru-paro, huwag niyo napansinin yung paru-paro, may dalang long playing album dyan. Oh. Parang hindi nagbago. Si Carmen parang hindi nagbago. Oh, yun nga pa si Carmen Camacho. Ayun, oh. Tapos si Nora Hermosa, tapos si Ray Lucero. Ayan, dala-dala. Pinapirmahan ko talaga sa kanila ang mga long playing album para maging mahal yung LP ko. mahal na yan. Oh, isagahan ni Pilar, pinalad ako mapapirmahan sa kanila kaya mahal yung mga LP ko. Wala na yung susunod dun. Paring Edo, yan, may tanong dito. Sila ba yung original na voice? Oo naman, sila ang original Mabuhay Singers, paring Ed. Noong 1958 yan. Kaya nga sabi ko, 66 years ago. Na, napaglilingkod sa bayan. Noong 1958, original Mabuhay Singers, yung Tres Rosas at Lovers Trio. So, tapos, nadagdag. So dito sa retratong ito, yung una sa kaliwa, gitna, at saka dulo sa kanan, yun ang mga original members ng Mabuhay Singers. Yung nadagdag sa pagitan ng una at ikatlo, si Ruben Tagalog at Rita Rivera. Tapos sa pagitan ng ikatlo at ikalima, si Alfred La Rosa at Celi Bautista. Mga dagdag sila nung mid-60s. Mga 1964-65 sila nadagdag bilang miyembro. Pero ang original talaga, yung nasa una, ikatlo at ikalimang hanay na yan. Sila yung original na Tres Rosas at Lovers Trio. Hindi ka pa pinapanganak noon, Michael. No? Hindi pa naman ito. Pero nandun na po ako kahit hindi pa ako pinanganak. Nasa mga bituin pa. Incarnation. Kahit hindi pa po ako pinanganak, nandun na po ako. Nagtataka po ako eh. Incarnation po yun. Hindi ko maalam ba't ako nandun kahit hindi pa naman ako pinanganak. Kabisado niya yung cover. Ano yung bago natutunan natin ngayon? Ano? Mosley Field? Ano yun? Alin po ito? Morphic. Ayun. Bagong natutunan namin na ano. Ganun. Meron pala kayong natutunan sa inyong pag-aaral, ha? Galing. Pero gusto kong pakita sa inyo na dito, sa hanay na ito, si Carmen Camacho yung nasa dulong kanan sa harap. Tapos sa likod, yung pangalawa mula sa kanan, yung nakaitim na barong Tagalog, si Alfred La Rosa, yan. Yan ang kaduet ni Carmen Camacho dito sa napakagandang awit na ito na paring Ed, pakinggan mo, magugustuhan mo ito at baka ialay mo kay Kumaring Tina.
tanglaw sa Pinunay po na yung pagkakawit. Ang haba-haba ng mga ang lambing. Haba-haba ng mga pinunay, no? Pakiusap ko lamang. Ganda. Parang hagan. Pagpapasarap. Napapasarap yung, napapasarap yung pagkanta nila, eh, no? Kaya nga. Pakiusap ko lamang. Tinan niyo yung sabi ni Isagahan ni Pilar, ginakorosa. Nahahamon. Pag nag-duet po kami ni Ma'am Carmen, dadalhin ko po mga LP niya at mapipirmahan ko para mahal din. Oh. Eh sabi ko kasi, Isagahan ni Pilar, mahal yung mga LP ko, napirmahan ng Tres Rosa. Hindi lang yan, makikipag-duet pa siya. Eh ngayon, talaga, mag-usap tayo kailan sa... Kailan yan? Kailan ka luluwas? Magsabi ka lang. Oh, magandang gabi, Marvin. Ah, Makatang OFW. Hello. Marvin Dominguez. Hi, Sir Marvin. Sabi ni Pinky Ronquillo, tanglaw sa dilim. Ginganda ng duet. Harmony and synchrony. Perfect. Perfect. Yan po, si Carmen Camacho at Alfred La Rosa. Nakita, ganda ng team ng duet nila. Ano po? Ang ganda ng blending nila. Oh. Sana mai-duet mo ulit 'yan kay Carmen Camacho. Sino kaka-duet mo? Si sinong magandang ka-duet? Si Marlon Marcosque, si Berdayap. Oh. Kasi si Ray Lucero at si Piping De Leon, eh, sila na 'yung nagdu-duet talaga 'yun. Eh. Kaya ihahanap natin ng ka-partner si Carmen Camacho. Baka naman pwede nga ka-partner ni Carmen Camacho si Amado nga, si Tio Amado. Baka sakali. Okay. Oo. Hindi tayo ng bagay sa kanilang dalawa. Oh,
O, kaya hanggang naman. May, hanggang May 24 pa dito, Amado, pwede pa mo dyan. O, kaya naman, yamang si Isagani Pilar, eh, magdadala daw ng LP ni Carmen Camacho at magduduit sila. O, di ikaw makipagduit kay Carmen Camacho. I-duit nyo yun, ha? Yung ganong kanta nila ni Alfred La Rosa. Pag hindi nakipagduit, hindi pipirmahan. Ay, pag hindi ka nakipagduit, hindi pipirmahan. Dapat magduit to para mapirmahan yung plaka. Duet muna bago pirma. Oo. Oh, pag nakipag-duet ka, pipirmahan natin yan. No? Pagbati raw, sabi ni Marvin Dominguez. Oo nga. Dumaan lang si Sir Marvin, mahina ang internet niya. Sabi ni Pinky, ang mga biti ng kanta, so Pinoy. Oh, talagang so Pinoy yan. Pagpapasarap. Yung pagkanta ng Pinoy, talagang lambing. Lambing yan. Minsan talaga ako sobra, parang pagka kung nasobran, parang hindi na matatapos yung kanta eh. Kaya nga eh. Kapag sige mo ako, Rosa, mas hahaba pa yung bitin niya. Parang di na ibabalik yung hininga. Parang sinasabi, o kailan matatapos yung bitin niya? Mag-intay kayo. Parang yung gitara ni Mang Eddie, nakabitin din. Oh, sabi ni Marvin, ayan. Malungkot nga na di maka-tune in. Oho, ayan. Pendium naman na ngayon. Mabuti naman, na? Bukas naman. Pakinggan niya bukas. Oo. Pwede naman mapanood sa replay. Yun nga lang, di ka makakasama sa usapan, di ba? Oh, eh, sarap na usapan. Sabi ni Isagani Pilar, ha-ha-ha, parang di yata mapipirma. Ikaw nagsabi yun, eh. Ikaw naman ang nagsabi na makikid-duit. Ikaw nagsabi, sabi mo, du-duit kayo, eh. Oh, eh, sa'yo yung kondisyon ang galing eh. Sa'yo nang galing ang kondisyon. Magandang ano yan, di ba? Yung ating mga tagapakinig, mga loyal kaplaka, ay marinig din natin na kumakanta. Kaya sampulan mo na, Isagani Pilar. Oo nga, mauna ka na. Para makipapirma ka ng plaka mo, isipin mo sample na lang. Isipin mo na lang, magmamahal yung plaka niya. Yun ang hamon. Yun ang hamon. Oh, isipin mo lang na magmamahal ng husto yung plaka na yun. Yes. Oh. Oh, isang masarap ng duet ni Carmen Camacho at saka Alfred La Rosa. Oh. Ito, papakinggan nyo ito, isa pang duet nila. Kahit na pumanaw, sana'y malasin aking giliw ang maliwanag na bituin. Yan ang susuyuin kita.
aking biro. Tanging ikaw ang siyang ligaya kailan pang Ling. Lambing. Oh, Sergio, narinig mo na naman yung haba nun. Kaya mo. Lambing yan. Lambing. Para ayaw matapos. Parang ayaw matapos yung kanta. Parang ninanamnam. Parang ninanamnam yung pagmamahalan. Ninanamnam nila. Parang gano'n. Yung lambing na pagmamahalan ay ninanamnam. Ginang Rocco? Gusto kong tanungin si Mami kung anong mga naalala ngayong narinig niya yung plaka niya. O, Mami Carmen, ano raw po mga naaalaala nyo ngayong naririnig nyo mga plaka nyo? Ay, siyempre. Ang laki ng puso niya ngayon. Dahil naitap nyo niya ng sakuyang ang aking mga plaka na talagang yaon pa. Sana naman niya ako. Sana naman ka ako. Tuloy-tuloy pa rin sa kung aking boses na dahil magliwat. Mm. Difficult pa no kung medyo ano na, eh, kepuhang talaga alagaan. Alagaan. Oh. Oh, no. Ingat lang. Napansin nga namin, Carmen Camacho, nung nag-uwi, nung umuwi ka sa Calolbon, naging napakasigla mong lalo. Talaga. Oh, Sir Jun, Tita Sonji, Ginang Rocco. Sigla-sigla niya. Biro mo naman, ilang taon nang hindi pa ako na-uwi. Ang sigla-sigla niya, parang naging 40 anyos lang siya. Talaga? Ang sigla, ang ganda, ang aliwalas ng mukha. Yung aliwalas ng mukha. Kasi nakita ko ang mga kamanganakan, nakita ko ang aming banwa na masigla, maayos dahil sa mga tao na nagmamahal sa ating bayan. Diyos mabalos sa Diyos. Maraming maraming salamat po sa mga nag-support sa kuya naman sa Bicol. Taday ako na lingwan. Diyos mabalos sa mga boss. Galing, oo. Ay, sabi ko nga, ba? Eh, okay pala. Eh, kasi nahuli daw pala kayo umuwi doon, 2000 ano pa? 2000. Taka na. Kasi nasa Canada. Tapos nag-Canada kayo. Ngayon lang kayo nakabalik sa Calolbon. 2008, diba? Almost. Eh, kung hindi nga lang meron tayong programang Harana ng Puso, kukonsintihin kong manatili si Carmen Camacho doon ng matagal eh. Kaso pag matagal siya kanto. Mag-anakan ko, hindi ko nakilala dahil sa haba ng panahon na wala ako. Ay kaso po, pagka nagtagal siya ng husto doon, Ginang Rocco at Sir Jun, Ginang Corosa, ay hindi natin makakasama sa Harana ng Puso yan. Pero na lang kung doon tayo mag-recording ng Harana ng Puso. Ayun nga sir, yun lang. Pupunta tayong Catanduanes. Doon tayo. Tatawid balik tayo ng dagat. Tatawid tayo ng ano. Teka, pasalamatan natin ha, yung para naman sa Catanduan State University na nagbigay rin ng gawad, pasalamatan natin yung Pangulo mismo ng Catanduan State University, si Dr. Patrick Asanza, ang Pangulo ng CAT. So parang siya yung nakasama niyo doon sa retrato, Binibining Camacho, siya yung nakasama niyo dito sa retratong ito yata, ito yan. Ayan. So yan, parang ito yan. Kapag kaalam ko, ano? Saya-saya ni Mami Carmen dyan, no? Ganda ng mukha niya. Yung tsura ni Carmen Camacho. Ganda, oh. Oh, ayan. Ganda, no? Tapos, sino pa? Si Dr. Jovert Balunsay ng Sentro ng Wika at Kulturang Filipino ng Catanduanes State University. Gayun din si Mr. Francis Tatel ng Center for Catandungan Heritage and the Arts. Salamat po sa inyo dyan sa Catanduan State University sa pagkakaloob nyo ng gawad din kay Carmen Camacho na ito nga, ito yung plaking nakalagay, ano? At yung plaking na ibigay. At salamat po sa inyo. Talagang
napakalaking bagay po para sa kay Carmen Camacho ang pagkilalang ginawa. Siyempre, malaking bagay. Nakapiling ni Carmen Camacho ang mga kabataang tulad niya noon. Nakita niyo yung bata, parang kayo lang yung pag, ang ganda ng picture na to eh. Oh. Hindi ko si alat. Parang yung batang nando sa likod eh, parang past and present lang eh. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Ganda. Oh. Ang ganda ng pagka, kaya nagustuhan kay retrato na yan. Ang ganda oh. Tapos ito pa. Yan o, yan o. Yan, ganda dyan o. Ikaw, Sergio, napaka-meaningful para sa akin. Ginang Rocco, ginang Corosa. Napaka-makabuluhan, napaka-makahulugan para sa akin. Bakit? Kasi parang si Carmen Camacho, kapiling ang mga kabataan ng ating panahon. Na parang sinasabing... At sinasayaw na parang sinasabing ang kanyang pamanang awit musika ay magtatagal sa habang panahon. Yes. Diba? Ito yun. Mabalos. Diyos mabalos yung nutubos. Diba? Ang ganda. Palakpakan talaga natin yan. Masaya na ito. Sa inyo, Michael at Jeanette. Oh, salamat po sa inyo lahat. At siyempre kay Governor sa Catanduanes, maraming salamat po sa inyong pagkakaloob na itong si Governor Bobby Cua at Vice Governor Peter Boste Cua. Salamat po talaga sa inyo, sir. Yan, yung picture naman nila, ito yan. Yan, salamat po talaga. Ang saya-saya namin para kay Carmen Camacho. Walang pagsidlan po ang aming kaligayahan at tunay na napakalaking bagay itong pagkilalang ito sa anak ng inyong lalawigan, sa anak ng kalulbo, na laging aalalahanin ang Bicol sa kanyang nakanta. Narito. At kaya pakinggan natin, magsayaw tayo. Bilang pagdiriwang, isayaw natin ang sayaw na tradisyonal ng Bicol, ang pantomina. Eto. Na may kanta ni Carmen Camacho. Sino ang gumawa ng titik? Sa pagkakaalam ko nga, sabi ni Carmen Camacho, siya raw eh. Ako rin. Sige, siya nga pala. Dahil sige, music lang naman talaga yan eh. Pero oh, si music Carmen lang talaga Camacho. Yan. O, diba? O, eto po. Kaya yun ang napakahalagang datos na siguro ating na itala din. No? Para sa talagang instrumental lang yan eh. Instrumental lang dati yun eh. Talaga po. Ito na. Thank you.
panahon kung pinagsasayaw kaugmang paghelmon sa banwa o sa baryo runa kay ning ganyunin ka mo na iguang kahulugan mga naghiriling labisan kaugmahan may nagsabwag ning kwarta kasabay ang surihaw. Marinis Norte
ka marinisor. Salbay mas bate, katandwa ni sorsogo. Bantugan pantumina, kasayaw nin Bicol no. Ang galing ng pagkakagawa. Ayan, ganda. Kompost ko yan. Ang anong yan? Polka, polka at balita o pinaghalo, pinagsama. Ah, oo. Gitara, no? Yung instrumental ay polka, yung awit ay balitaw. Ayun, ganun pala yun. So, kaya nag-ano, para makanta, sir, kasi medyo mabilis yata yung instrumental. Mahirap pa tayo yung pantumin ng polka. Sabi ni... Sabi ni Pinky, pati po ba yung mabilis na parte ay sinasayaw o yun lang pong balsip? Ay, lahat yun. Di ba buo naman yun? Yung mga bata nga yun ang isinayaw eh. Lahat yun, ay sinasayaw. Lahat yun. Yung mga bata nga doon sa Catanduanes State University, buong buo, yung buong kanta na yan, isinayaw nila. Buong buo. Yung buo na yan, yun po yun. Ano, authentic yung steps. Kasi nung nakita ko yun sa Easter Ball nung guest nila si Mami Carmen, sinayaw ng mga seniors. Ganon-ganon din sinayaw ng mga estudyante. Ayan. So may Paul... Pinky, may polka, may bahaging polka, may bahaging balitaw. Yung instrumental ay polka, yung awit ay balitaw. Mm-hmm. Ang gumitara diyan ay si Naning Alba. Mm-hmm. At magaling. At itong si Yas Saldi Cadiente, galing daw Carmen Camacho, walang kupas mula pa noon sa serenatang kumbidahan. Echa Deli at iparan ti Ate Pining kajuwit Ate Pining. Kajuwit si Danilo Santos tagahanga na niya daw kayo, siya ta Carmen Camacho. No? At congrats sa iyo ti Mami Carmen daw. No? Totoo yun. Nakadueto mo si Danilo Santos. At may programa kayo nung araw ni Danilo Santos. Di ba yung Harana? May programa kayong Harana ni Danilo Santos nung late 70s sa WWW. Carmen, Mami Carmen, di ba? Kasama nyo si Danilo Santos. At ang host nyo nun si ano, Henry Ragas. Oh. Di ba? Yun yung programa ninyo doon. Yan. Sabi ni Flor de Lisa Fajardo, Carmen Camacho, paborito po kayo ng nanay ko. At may tanong dito si... Ay, si Pinky palagi ng Corosa, sabi niya. Oh, na-assign daw sa Bira, Catanduan, ang kanyang daddy as Department of Health Provincial Health Officer. Yung nangarang niya maalala. Maliit pa siya. Balik, ay doon palagi ka pag magbabalik bayan ka, Pinkit, na dalaw ka sa pumunta ka doon, bumalik ka. Puok ng Pilipinas. Isa sa dadalawin mo yung puok na yun. Ang ganda. Ay, ang ganda. Yeah. Bala ka sana nga namin mag 360 kami, yung parang iikot sa buong pulo. Eh, kulang ang panahon. At saka ano, ang hirap naman gumala na mahal na araw kasi naman yun. Oo. Puro kasimbahan kami, puro misa, prosesyon, church of visitation. Dapat ay ibang panahon para pwedeng gumala ng gumala ng gumala. Ayan. Ayan. Aha. Tapos, sabi ni Ed Kalimag, Rosa, nagtatanong din. Sabi niya, sino arranger? Doon sa dueto na yun na narinig mo at yung ibang plaka ni Carmen Camacho sa Villar Records, ang arranger nun, si Leopoldo Silos. Si Leopoldo Silos, yung kompositor ng Dahil sa isang bulaklak. Okay? Si Carmen Camacho, ano naman ang naaalala? Ay, si Sonia Rocco, ano naman ang naaalala ngayon naririnig ang mga kantang Bicol noon ni Carmen Camacho? Hindi, ang alam kong sa buong Bicol talagang kilala si Carmen. Hindi lang katapos. Ayun. Dapat buong Bicol ang magandang parangal. palagay ko, ano bang capital ng Bicol? Ng video ng Bicol? Naga? Ang region, pero pinaka-nagas. Ayan. Baka si Sonia Rocco ang Siyempre,
natutunan ko mga people's hands. Medyo mahina lang ang microphone yung ngayong ginang Roko. No? Parang humina yata. Ayan. Oh, pakinig pa tayo ng kanta ni Carmen Camacho. Oy, teka. Kanina pinakilala natin yung Tres Rosas. Siyempre, maalala natin ang Tres Rosas sa kanilang napakagandang pag-awit at unang sinaplaka nilang kanta itong awit na ito ni Constanza. Oh, alam ni Carmen Camacho, unang-unang kantang isinaplaka ng Tres Rosas, bulong-bulong ano. Nakita mo yun, alam niya. Eto yun. Huwag kang manalig sa bulong-bulungan na ikaw iro ay pinagtapsilan. Pagkat maraming naiingit lamang sa ating labis na pagmamahalan. Kung ninanais mong mapatunayan na ang pag-ibig ko'y laging dalisay, tip-tip ko iro ay buksan mong tuluyan. Sa puso ko'y malasin ang pagsintang tunay. Hindi mo lamang batid ang tunay kong damdamin. Iro, ikaw lamang ang ibigin. Kahit anong dusa ay hahamakin, kung ikaw ang magdudulog, classic na, isang classic. Oh. Yes, sir. Nice. At sabi ni Ginang Roko, talagang ipinaskill pa niya sa ating chat box eh. Isa raw ya sa pinakapaboritong awit ng ating namayapang Senador Raul Roko. Na, bakit kaya? Parang ano? Parang may backstory niyan. Nagbulong. Parang sabi siguro, Sonia, huwag kang manalig sa bulong-bulongan. Mga marites lang yan nung unang panahon. Huwag idaan sa bulong-bulongan, magtapatan na. Oh, pero ma, yung doon sa kantang ito, si Carmen Camacho yung nandun sa ibaba. Di ba, Mami Carmen? Yung boses mo yung nandun sa ibaba. Kaya ano? Nga ang
Nagpapalitan kami. Kuminsan na sa third, kuminsan na sa second. Yan, opo. Eh, Sir Jun, sabi ko nga, ang ganda na ang pagkakalarawan ko. Sabi ko, nandun kay Carmen, si Carmen yung nandun sa boses to sa iba ba? Sabi ko, parang nasa kanya yung bigat nung kanta. Kaya nga, oo. Yung parang gravity ng kanta. Kaya nga, sa baba, parang nasa kanya. Di ba? Ang gandang isipin ganda. Nung yung naging sandigan ng awit. Oo, yung boses niya, di ba? Gara, galing. Sabi, si Pinky Ronquillo, walang nasabi ko, di palakpak para sa bulong-bulungan. Ayan. Ganda. At si Jeanette Ginsatao, hello po, greetings. Oo, magandang gabi rin. At si Marco Guapo Astorga, nakaplakang masugid. Ay, magandang gabi rin sa pagdating. Mm-hmm. Yan, oh. Tayo po si mga kaibigan. Flor. No, kurasa si Ma'am Flor Delista. Lorenzo Fajardo na titsahin eh. Lorenzo ay nandito. Ayan, paborito kayo ng nan. Sabi nga niya, binasa natin kanina. Ayan, at ito. Meron pa siya sinabi ngayon. Madalas daw niyang napapakinggan yung awit na yan noong araw. O ay ngayon, mapapakinggan mo na ulit. Ulit-ulitin mo itong ating ano. I-replay mo lang ito. At ano, paulit-ulit ko rin sinasabi ito, Mami Carmen. Maganda ang blending ng Tres Rosas. Ang ganda. Ay, opo, ang galing-galing ng Tres Rosas. Yeah. Talaga namang sobrang ganda ng pag-awit ng Tres Rosas na yan. Kaya naman, wala. At saka sobrang ganda nila, no, ulitin natin pagpapakita ang itsura ng Tres Rosas. Maganda pa rin hanggang ngayon. Oo, ayan ang Tres Rosas. Iyan ang Tres Rosas. Yeah. Oo. Yan. Tapos, eto sila nung kasama na ng bubuyog. Bubuyog na nakakulay green, nakamatch ng kurtina. Yung damit ko na yan, hindi ko naisip. Nagsuot ako ng damit na yan. Mawawala ako doon sa mga kurtina doon sa likod. Eh. Sabi ko, magtago ka sa kurtina. Pinuhamay ako sa kurtina. Mula nun, di na niya sinuot yan. Hindi ko na sinuot ulit yan dyan sa lugar na yan. Kasi pwede ako mawala doon sa mga kurtina na ito. O ito palang si Janet Ginsatao ay taga, siya si Jenny Masangkay at taga Chicago at tubong Bicol din. Ah, ayan. Batiin mo, Mami Carmen, sa Bicolano. Ay, Diyos Maray na Bangi, Diyos Maray na Aldaw, kung ano man ang Aydaw nundyan. Diyos Maray na Aga, sa Inlogabos. Ta, daytabi ka mo maglingaw, daytabi ka mo magpabaya. Kan sa tuyo mga kantahon. Bicol ito tabi, no? Bicol. Oh. Bicol siya. Ini ang sa tuyo mga kantahon na ini. Day ta malilingwan, day mahari sa tuyan daghan, puso. Kaya tabi, si Simon sa Indo, ang gadangog kang mga kantahon ni. Yan ay talagang nanggagaling sa puso ni. Kaya yan talagang daimong pigalingawan, gabos sa mga kanta, pwede kong kantahon. Kaya, para sa Inlogabos, iniyahanlog ko ang sakuya mga kanta. Kung sa inman ka mo, sa Europe, sa Europe, sa US, maski sa in, basta gadong kumutabi kan sa moyang kantaon, Diyos mabalos, taday ka muna ka, lingaw, kan sa tuyang banwaan. Malagay ko, Mami Carmen, maganda ihandog natin sa kanila itong ang dalagang Filipina, pero sa wikang Bicol. Ha? Jun, ang dalagang Filipina na wikang Bicol at hindi ito yung kay Santos. Ay, hindi po ito yung kay Jose G. Santos at Jose Corazon de Jesus. Bicolanong awit ito na naglalarawan sa dalagang Filipina. Ganda. Para po sa inyo, lalo na sa iyong tagapakinig natin, Ginang Corosa sa Chicago, na Bicolano. Sa mga taga-Canada. Oo. Itong tagapakinig natin na si Janet
Jerry Masangkay. Hello daw from Jerry Masangkay. O ayan, ito ha. Larawan ng dalagang Filipina, pero ang wikang ginamit sa paglalarawan ay wikang Pilipino. Daragang Filipina na rugsasako tubo sa siraman kay ning riyo na biko anuman sa kuyang abutun na kundi ba niyan eh? Wow! Ang kundi ba niyan sa amin, bukod sa yung kay Constanza de Guzman, ano, mamaya. Ayun pala, kundi man ito. Kundi man yan. Ang problema ko dito, ang problema ko dito. Kundi man yan. Tamo. Kundi man pala, Mami Carmen, ang dalagang Filipina, kakantahin mo ha. Sinong gumawa niyan? Nalala mo, Mami? Sino nga kaya gumawa? Wala kasi, hindi ko nahawakan. Dalawa kasi yung plaka ni Carmen Camacho ng Bicolano. Yung Bicol medley nga, tapos yung isa pa. Pero, yung isang kopya ng LP niya ay MP3 na lang ang nakuha ko mula kay Nestor Vera Cruz. Kaya, hindi ko na nakita yung mga kompositor. Magandang 2+ yan. 2+, may kundiman pala. Ayan. So yung dalagang Filipina na yan ay isang kundiman. At yun, yung LP na yun ni Carmen Camacho, talagang F ang pagkaka-spelling yun. Dalagang Filipina talaga. Nakita ko yung LP. F talaga. Tsaka tinan yung bigkas ni Carmen, dalagang Filipina, sabi niya. At tas yung wikang Filipino, talagang F yung bigkas niya. Ito yung nilaging pangalan ko, Filipino. Filipino. Ganda. Ayan. O yun si Janet Ginsata. O sabi niya, Jerry and Janet from Chicago. Ayan, nakita mo. So meron tayong New York, may New Jersey, may Ohio, tapos ayan, may Chicago. Ayan, di ba si Flordelisa Pajardo, di ba? Ayan, kundi man yung narinig mo. No? Yun ang halimbawa ng kundiman na narinig. Yung isang yan. Kaya sabi ko, Sir, yan, talagang iba yung tunog niya eh. Hindi siya yung balita.
hindi rin balsi nga eh. Hindi balsi yan. Buti na lang at inyong kinumpirma. Salamat po. Kailangan ko talaga, kailangan ko confirmation lagi ni Jun De Leon eh. Nararamdaman naman yun, nararamdaman naman. Ramdam naman, ramdam. Oh. So yun, may isa pa tayong kundiman. So tatlo na alam natin kundiman ni Carmen Camacho. Ha? Yung patutugtugin natin mamaya, yung kung maging ulila at saka itong ang dalagang Filipina. Patingin niyo lang kami. At Ginang Rocco, sabi ni Pinky Ronquillo, si Senator Rocco ay isa sa mga respetado at matalinong senador. Sa hanap nila, Senator Soc Rodrigo, Jock Lomovich, Salonga, Nino Yakin. Marami pong salamat sa pamilya ninyo. Oy, kita. Kaya lang ang tanong natin, Pinky, hindi sinasagot sa Ginang Rocco. Bakit kaya paborito ni Senador Raul Rocco yung huwag kang nanalig sa bulong-bulong. Ulit-ulit. Gusto talagang ano, ito Sonia, gusto talagang ano, sagutin nyo. Ulit-ulit eh. Wala lang, ikaw naman. kung biglang may magsabi rin, paborito ko rin pala yung kantang huwag kang manalig sa bulong-bulong. Ano isasagot mo, Ginang Corosa? Ay, alam ko naman, hindi yan ang paborito mo. Ang paborito mo. Pinaliwanag ba? Wala ko masakit. Pero talaga, paulit-ulit ko po itong sinasabi, talagang ang mama ko na nabubuhay at ikinamatay na niya talagang paborito niya si Carmen Camacho. Yo! Number one. Sobrang, nung 80 years old, di ba tandaan nyo, na 80 years old ang mama ko, invitado ang Mabuhay Singers. Oo, talagang nagpa-unlock ang Mabuhay Singers. Unlock ang Mabuhay Singers. Nang 80 at nawala tayo sa harana, di ba, mga Ginong Corosa? Ang lungkot, lungkot ng mama ko. Sabi niya, nung pansamantalang nawala po sa radyo. Kailan bababalik yung halana? Kailan mababalik yung Mabuhay? Kaya ginagawa na lang namin, patugtog na patugtog si Ginong Corosa ng plaka ng Mabuhay, plaka ni Carmen Camacho. Para lang malibang mama ko. Ngayon nagtatanong si Janet, sabi niya, can you play the song Luis Luis Kawain? Alam mo, nasa listahan talaga namin yan dahil sa kasaysayan, yung awit na yan, yung Luis Luis Kawayan, ang unang isinaplaka ng Mabuhay Singers. O ay, tumatango si Carmen Camacho. Yung unang-unang kantang isinaplaka ng Mabuhay Singers ay Luis Luis Kawayan. Luis Luis Kawayan. At sila nun, tatlo lang sila yon. Yung Lovers Trio nga at saka ang Tres Rosas ang magkasama. Nung isinaplaka nila, ito. At para sa inyo, bagong kagapakinig, Janet, sa Facebook ka kayo nakikinig. Kung ay, gusto nyo mas maganda kung lumipat kayo. Sa YouTube, huwag nyo kalilimutan, lalo na yung mga ating mga bagong kaibigang kaplaka. Mag-subscribe po kayo sa YouTube link. Huwag nyo kalimutan, i-press like. Yung i-like like. At click ang subscribe. Alam mo kasi, Janet, pag sa FB, bukas, pag ni-replay mo itong video na pinanonood mo ngayon, wala na itong music. Kasi strict ko ang Facebook sa usapin ng copyright. Ayan. Okay? Kaya ito, patugtugin natin talaga, tutugtugin naman natin talaga ang Luis Luis Kawayan para sa inyo. Janet and Jerry. Jerry and Janet. From Chicago. At para po sa inyong lahat, mga kaibigan, si Ed Kalimag sa New Jersey. O ito, pare ko, ito ang unang isinaplaka ng Mabuhay Singers, 1958. Sabi ng binata, halina, o hirang magpasyal tayo sa Luis Luis Kawayan. Ugat ng pag-ibig at kaligayahan, ang mga puso ay pilit magmahalan. Ang dalaga naman ay hirang
ibig pang umayaw, sasabihin pa kay tinangnan malaman. Binatay nagtampo at ang bita ikaw pala'y ganyan. Akala mo'y tapat at ako'y minamahal. Ang dalaga naman ay biglang umiyak, luha ay tumulo sa dibdib pumata. Binatay na awa lumuhod kaagad, nagmakamo at humingin ang patawad. Sabi ng binata, halina o hirang, magpasyal tayo sa lamis-wis kawayan. Ugat ng pag-ibig at kaligayahan, ang mga puso ay pilit magmahalan. Ang dalaga naman ay ibig pang umayaw, sasabihin pa kay inang nang malaman. Binatay nagtampo at ang bika ikaw pala'y ganyan. Akala mo'y tapat at ako'y minamahal. Ang dalaga naman ay biglang umiyak, luha ay tumulo sa dibdib pumata. Binatay na awa lumuhod kaagad, nagmakaamo at humingi ng patawad. Ganda. Yun. Muli, yung boses ni Carmen Camacho yung medyo nando sa ibaba, sir. Ano? Oo, supporta. Yan nga, kasi ko parang siya yung bumubuhat ng mabigat. yung bigat na taglay na damdami ng kanta. Oo, ayan, di ba? O sana naibigan ni na Janet and Jerry. Ha? Ayan, sabi niya, salamat to na, ayan, sa inyong gabos, ayan, sa inyong gabos yan, ayan, ayan. Tapos sabi ni Pinky, Lawiswis Kawayan, one of my childhood favorites. My classmate and I in La Concordia College used to make fun of the boys with Lawiswis Kawayan jokes. Ay, interesado kami. Ano kaya yung... Ano kaya mga jokes na yun? Ano yung mga Lawiswis Kawayan jokes na yan, Pinky? Oy, batiin natin ang ating mga palagiang tagapakinig din na hindi man natin nakakausap sa chat box ay lagi silang naririyan. Sino sila? Ginang Corosa? Yusek Ed De Vega. At si Mami Miss Chuchi De Vega. At syempre, bagaman hindi nagme-mensahe pa hanggang ngayon at baka abalang abala sa paghahanda para bukas ng ating pagsasaluhan bukas ng tanghalian. Excited si Manny ako. Baltimore. Magandang gabi, Sir Manny. Baka, excited ako sa mga ihahain ni Sir Manny. Hindi siya makapindot ngayon ng cellphone kasi naghahanda. Baka abalang-abala sa paghahanda. Baka malaki ang hangga. Malaki siguro ang hangga. Alam ko sa personal na nagluluto ng ibang putahe. Malaki ang handa. Yan. Sabi ni... Shout out daw, sino to? Rednax Ella. Shout out po from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sige. Shout nadaanan out. Natin yan. Nadaanan natin yung Nueva Ecija na yan. Diba? Sa North yan. Sa Nueva Ecija, North yun. Yung kina-edit, edit Hermano yung Nueva Ecija. Ayaw, yung kina-edit Hermano. Bigla ko naalala si edit. Ayan, sabi ni Flor de Lisa, nakatutuwa pong marinig muli ang mga sinaunang awitin tulad ng Lawiswis Kawayan. Yan. Balitaw yan, sir. No? Balitaw yan. Oo, balitaw na balitaw yan. Yung kay Ma'am Carmen po, ano po, kauna-unahan niyang naisa plakang awit. O, di ba, pwede,
pag nag-contest pala ako niyan, isagani Pilar, hindi mo masasagot ngayon. Pala, pinakontest. Oo nga, no? Ganda po, ang sarap sa bayan sa pag-aayot, ang lawis-wis kawayan. Carmen Camacho, ano ang unang kantang isinaplaka mo? Magtitiis ako. Yo. Nagkamali ako. Magtitiis ako. Okay. Yun yon, magtitiis ako. At yun, yung awit na dahilan para ma-disqualify na siya sa final championship. Tawag ng pangalan. Hindi na ako pinasali. No, eh kasi nag-record ka na ng plaka eh. Oh, eh. Eh, amateur singing contest yung tawag ng tanghalan eh. Nag-record ka ng plaka. Eh, kasi, oh, eh, disqualified. Alam mo ba, umiyak ako noon? Naging professional na. Yeah, may kwento siya. Ano na, Mami Carmen? Ano? Umiyak ako dahil sabi ko, sayang. Ngayon pa naman ako lalaban uli. Bakit ako ayaw pasamahin? sabi kasi sa billiard. Eh, nagre-recording ka na, hindi ka na magbalita. Pag natalo ka doon, hindi na maganda yung image mo na natalo ka, dangan, huwag ka recording. Kaya din ako pinasali. Pinakanta ka na lang, nag-record ka na lang. Nag-record. O ay, ano man, hindi ka man nakasali sa championship na yon. Eh, ikaw naman si Carmen Camacho. At ito ang kantang unang isinaplaka niya. This song made Carmen Camacho, Carmen Camacho. Yan. Ano rock ito? Rockstar ng Bicol. Oh, rockstar ng Bicol. Oh. Talaga hindi natin malilimutan yun nung nandito tayo sa Naga, di ba? Nakaupo si Carmen Camacho doon sa hotel. Nag-aayos kasi kami ng pag-check-in. Naupo siya doon. Silang dalawa ni Ray Lucero. Tapos biglang, kinun nakipag-usap sa kanila yung ilang mga ladies doon na edad naman ni Carmen Camacho. Ayan. Ay, tapos sabi, kwento silang kwento. Anong gagawin niyo dito? Biglang, ikaw po ba si Carmen Camacho? Ay, nakikinig po kami sa inyo. Sabi niya. Talaga naman, no. Kaya, parang bihirang hindi makakakilala kay Carmen Camacho sa kanyang mga kapanahon at mga bata-bata sa Kabikulan, no? What made her Carmen Camacho? Ito pong kantang ito ni Philip Manito. Magtitiis ako. Magtitiis ako alang-alang sa'yo. Maghihintay ako. Sana'y di ka magbago. Magtitiis ako alang-alang sa'yo. Magkalayo man tayo, maghihintay ako. Magtitiis ako kahit na ika'y magbago. Darating din ang araw na iyong malalaman na ako'y iyong mahal. Hilingin mo man sa akin na ikaw ay layuan, ay aking susundin, lumigaya ka lang. Magtitiis ako kung yan ang nararapat upang makilala mo ang pagsuyo kong wagas. At kung tayo ay hindi na muling magkita, ipagdasal mo sana sa uwi kong pagsinta. Sadyang ganyan ang buhay na aking sinabi.
ang tunay na pa. Walang may ganyang tinig kundi si Carmen Camacho. Alam mo ko agad na si Carmen Camacho ang umaawit pag narinig mo yung awit na yan. Yay! Salamat, salamat. Okay, sabi ni King Phil, oh. Sabi ni King Phil Reyes dyan. Sabi ni King Phil, champion pa rin, Carmen. Kailan na record yan? 1958, sir. Wow! 1958, yun nga yun kasi dapat kasama siya sa championship nung 1958. Kaso, pinag-record na siya ni Manoling Villar nung kanta na yan sa plaka. Ginawang professional ka agad. Oh, eh dahil doon, hindi na siya pwede. Na hindi na pwede. Pero umiyak ako noon. Eh, magkano ba yung premyo ng tawag ng tanghala sa Grand National Championship? Maraming product. At saka products. Ano yung mga products? Ano yung mga products? Parang 75 lang yata ang cash. 75 pesos yung sa weekly. Weekly ba o ano? Eh pero yung grand prize, yung grand national champion. Ah, hindi pa na matandaan kung magkano yun. Pero at least malaki eh, din. Ang nagkamit ng championship noon ay si Maturan eh, di ba? Salamat siya. Yun ang nakatalo, kaya hindi na po sumali. Salamat si Jumedes. Salamat si Jumedes Maturan, di kayo nakakalaban. No? Hindi na. Salamat daw. Alam na namin na siya mananalig. Sabi ni Ed De Vega, does the Bicol language contain the letter F? Tanungin natin ang mga nag-aral ng ortografiya ng Bicol. But nakita nyo yung bigbigkas ni Carmen Camacho kanina, dalagang Filipino talaga yung bigkas niya. Filipino. Kaya nung tinranscribe ni na Christian Cordero, si na Christian Cordero nag-transcribe niya. F yung nilagay nila. Tapos nung nakita ko yung LP, yung at least the cover, I saw the cover, dalagang Filipina with an F talaga. Ayan, tapos sabi ni isa ganun, maganda rin sa LP na yan. Ay, wala yan doon sa LP na yon. Yung LP na yan ay Carmen Camacho Sings. 10 inches long playing album lang yun. Wala doon yung Di Ko Iluluha. Ang Di Ko Iluluha ay nasa LP na Sariling Kaligtasan na lumabas noong 1963. So iba mga kanta doon. Doon sa album na 'yon, isa gani pilar itong album na ito, yung Carmen Camacho Sings. Ito 'yan eh. Carmen Camacho Sings itong album na ito. Sana ba 'yung Carmen Camacho Sings. Ala ko nilagay dito. Ah, nawala pala. Ayan, sabi ni Miss Edlyn Nangcha, isa po kayong alamat. Bravo. Alamat. Ano, alamat. Alamat. Sabi ni Pinky, magtitiis ako, Ma'am Carmen's voice is so melancholy. Ayun, ayan. Salamat. Ay, yung mga products daw pala, sabi ni King Phil. Procter and Gamble. So alam mo na kung anong products. Yun ang sponsor, yung Procter and Gamble. Diba? Yun. Yan yung... Ayan o, Purico, Tide. Purico. Oo. Yan nasa lata. Yan. Dala-dala pa ni Pachi. Dala-dala ni Pachi. Inaabot sa inyo. Yan. Ida, di ba? Yan. That made Carmen. So, isa pang kanta na nandun sa album na yon. So, makita nyo, yung album na yon na 1958 album, nandun yung, ang title ng album, Carmen Camacho Sings, 10 inches na long playing album. Wala dun yung Di Ko Iluluha. At lahat ng kanta ron, sa buong album na yon, gitara lang talaga. Gitara lang ang accompaniment. Gitara lang. At
si Philip Maninang yun. Ganyan, no? Yeah. Yun! Wow. Yeah. Yeah. Ang payat ko pa, no? Yeah. Okay. Gitara lang talaga ang accompaniment niya doon. Kung kinakanta niyo dyan, Mami Carmen? Tanda niyo. Hindi nawalala kung anong kanta ko dyan. Parang Eva Peron, eh. Ganito. Ang mga tipo ng kanta dyan, ganito. Ito. Ang ganda-ganda nito. Isinutang. Isinusumpa ko, di kita iiwanan. Mangyari nang mangyayari, ikaw rin ay mahal. Isinusumpa ko, kahit ikaw matay, puso ko ay di na ibig, kundi sa'yo lamang. Ikaw ang una at huli, mamahalin. Manalik ka magpahanggang libing. Isinusumpa ko, di kita paluluhain. Maging ano man ang iyong aking susundin, aking inaasahan. Di ka magtataksi at aking idinadalangin, ika'y maging aking isinusumpa ko. Maguna man itong mundo, ang tanging maiiwan ay sumpa ko sa'yo. Philip Maninang, siyempre yun, no? Mahal na mahal kayo ni Philip Maninang, latalos ng kanta niya. Ito yung cover ng album na yan, ha, yan. Yan, oh. Carmen Camacho Sings. 1958, yung LP na yan. Takal na, no? Yan, 1958. Tanggalin natin yung banner. Yan. Yan yung mga kanta. Walong kanta lang meron yan at hindi kasama yung luluha. Isagani pila. Kasi yun ay nasa sariling kaligtasan na album. Yan ang unang long playing album ni Carmen Camacho. Maganda lahat ng selection diyan, maganda. Yan po. Gusto niyo pa ng isa pang kanta mula diyan? Ay, ang daming lahat nga magandang kanta eh. Ito pa isa. Paborito kong kanta ni Mami Carmen. Wala diyan kasi yan nga yung unang LP niya, 1958 yan. Meron akong gustong kanta. Yun yung katulad din ng sabi ni Isagani, hindi ko iluluha, nasa sariling kaligtasan album yun. At 1963 yun. Isa pang kantang nandiyan sa album na ito. Nasa album na ito. Okay, isa pang kantang maganda na magaling diyan sa album na yan. Ito. Hinihintay kita. Hinihintay kita, o aking buhay. Ang puso ko'y hindi na mapalagay. Kung nais mong ako'y namigayang tunay, bakit ayaw mong lunasan ang aking kalungkutan? Hinihintay
pagdating. Ang puso ko'y lagi nang naninindig. Kung nais mong ako'y lumigaya, giling, halika sa aking piling, lunasan ang damdamin. Hinihintay kita, o aking buhay. Ang puso ko'y hindi na mapalagay. Kung nais mong ako'y lumigayang tunay, pakitaya mong ang aking kalungkutan. Hinihintay kita sa iyong pagdating. Ang puso ko'y lagi nang naninindig. Kung nais mo ako'y lumigaya, giling, halika sa aking piling, lunasan ang dami. Gitara lang. Gitara lang po talaga. Gitara lang, oh. Simple. Yeah, ganun lang yung buong album na yan. Sabi ko nga, that album that made Carmen Camacho, Carmen Camacho. Yan. 8 kanta na ang lahat ng kanta diyan, ang accompaniment gitara lang talaga. At hinala ko ang nagigitara sa iyo diyan ay si Philip Maninang. Si Philip Maninang ba itong gumigitara sa iyo dito? Carmen Camacho, yan. Yung ba yun? Yun. Pinapopost ulit ni, ano eh, pinapa-flash ulit ni King Phil. Yan. No. Di ba? Yan. Hindi ganyan si lang. Hindi si Philip yan. Hindi. Iba itsura ni Philip. Na? Amateur kasi yan. Ah, amateur ba ito? Eh, mukhang sa Kamiling Tarlac daw po ito eh. 1965. Oh, iba-ibang guitarist. Hmm. Parang ano yata, parang kampanya yata yan eh, kung ano ba. Oo, kasama ko lagi sa kampanya. Ganon, oh. Ganda. Ayan, sabi ni Pinky Ronquillo, ang ganda nung isinusumpa ko na tinugunan ni Aldrin Gulapa ng ang tindi. Na sinabi pa niya, magunaw man ang mundo, ang tanging maiiwan ay ang pag-ibig ko sa iyo. Wow. Hinihintay kita, Ma'am Carmen. Kayo din ang kumanta ng second voice, hindi po ba? Oo. Pinatungan ko. Pinatungan na, may dubbing na sila doon. Ano? Ayan, salamat po daw sabi ni King Phil. Ayan, sabi ni Isagana, naging mas maganda po boss niyo nung medyo kumapal na bagay na second voice at Miss Rosas. O yun, eh, siyempre kasi mas bata siya, 1958 yun eh. Di ba? 1958. Matapa, no? Eh, nung yung gustong kanta ni Ginang Corosa na sinabi mo rin, King Phil, ay gusto mo, at sabi mo maganda, yon 1963 na, isipin mo ilang taon na nakalipas? 58, 59, 60, 61, 62, 62, 5 taon. After 5 years, ano ang tunog ni Carmen Camacho doon sa sinasabi ni King Phil na gusto niyang kanta? Wala doon sa album na ito, kundi doon sa sariling kaligtasan album. Ano yon? Di ko iluluha. Carmen Camacho, bagay na bagay sa iyo ang kantang ito, di ba? Di ko iluluha. Philip Maninang din yata ito eh. Talagang batang Philip, batang Philip Maninang. Hindi ka ba talaga niligawan ni Philip Maninang, Carmen Hindi Camacho? Hindi naman. Yung Trigera to si Ginong Corosa. Ay, baby, wala naman. O, ito na. Di ko iluluha. Remember
binigo mo ang aking pag-asa nang tayo ay muling magkita. Ang naglahong araw ng ligaya ngayon ba'y di mo na alaala? Sinadya mo akong pasakitan, ang akala mo'y di ko alam na hindi ka maligaya sa buhay. Di mo man sabihin, aking nalalaman, binigo mo ang aking pag-asa. Di ka tapat, giliw sa pagsinta. Sa buhay ng tao, dapat mong malaman kung mayroong ligaya, mayroong ding kalungkutan. Ang sinapit kong bigong pagmamahal ay di ko iluluha. Ang sinapit kong bigong pagmamahal ay di ko iluluha. Galing talaga ni Carmen sa mga beat. Ang tawag ng tanghalang pang champion. Babuhay ng mga kababaihan. Siyempre. Tama, nakita nyo, may difference yun ng 1958-1963. Diba? Oo. Dramatic. Ganda ng orchestra. Ganda ni Paul De Silos. Philip Manilang. Ganda. Full violin. Sergio, ano yung sabi nyo? Ang galing talaga ni Carmen Sanchez. Yung mga beatin niya, damang-dama ang mga beatin. Beatin talaga. Buhay ng yan. King Phil tuloy, ya. Katakot-takot na palakpak. Antayin niyo ulit, ya, Mami Carmen. Para na. Di ko iluluha, di ba? O, ganda, di ba? O, ano, may naaalala ka ba dyan sa awit na yan, Carmen Camacho? Hello. Ayan, may dumating sa bahay niya. Ayan. Okay, apo. Ano ba? Oo. Ayan. Ayan. Ang taas ang boses ko noon, ano? Ah, oh, well. Ano naaalala niyo po? Ano po naaalala niyo sa kantang yan na nare-record niyo? Ang ganda, maganda. Ano may alala niyo? Saan kayo? Yung aking, ano ito? Yung... yung aking may ala-ala bang kakabit yung awit na yan? Na hindi ko nakamit. Yung aking gusto na hindi ko nakamtan. Ganon, may ganon. May ganon? Siyempre ha, yung inspiration baga. Siyempre, mga ano, so, hindi natin mawawala yung inspiration mo sa buhay na gustong gusto mo yung tao, hindi pwede. Kaya, isina puso sa loob ng puso ko
ang awiting yun. Kaya lahat ng awiting ko, sawi. Ganon? Para bang ganito? O ito, Bicolano to. Later pa niya ito. 1963 yun. Ha? Ito mga 1969-70 nung ginawa ni Carmen Camacho to. Yung Bicol Medley na album na yan. Ito yung ita. Pusong Pinag-urihan. Pinag-urihan. Puso ko pinag-urihan, tadainin swerte sa kinabaan. Namumuo, dahil namumuta, mamuot man ako. Isip ko si mo, ika ng God, ang swerte ko. Paanhun ko lamang na iyo ang swerte ko, na talagang ika ng God, ika ng God sa puso ko, tiwala sana kuta, kuta sa sa'y mo, si pag-isip ko si mo, ika ng God, ang swerte ko. Melodya. Sir John? Ang melodya ay Pinoy na Pinoy, folk na folk. Oo nga po. Gawa niya. Public domain siguro, no? PD? Wala nga po. Doon sa plaka kasi wala nakalagay eh. PD ang tono eh. Tapos, nakita nyo, yung development ng boses ni Carmen Camacho mula doon sa Magtitiis Ako. Oo nga. Di ba yung manipis na, manipis na matamis na tinig, tapos doon sa pagdating niya doon sa Di Ko Iluluha, mas lumaki na ng konti. Dito, mas malaki yung tinig niya. Mas buong buo. Dito, ano sir? Mas Estilo ng Ay Calistod. Estilo ng Ay Calistod. Ayun, ganun. Ganda. O, di ba? O, masisiyahan po ba tayo mga kaibigan sa mga naririnig nating awit ni Carmen Camacho ngayong gabi? No? At maging si Carmen Camacho marahil ay nasisiyahan. Ay, na naririnig ang kanyang mga kanta. Ayan, o, diba? It's my pleasure. Parang bumata talaga si Carmen Camacho. Mula nung nagpunta sa Kalulbon, ano? Mukhang natagpuan niya doon ang Fountain of Youth. Hari lang sa Kalulbon? Natagpuan niya sa Kalulbon? No, parang nakainos na ng tubig sa Kalulbon. Magayon. Ayan. Aha, ang galing, mabuhay po kayo, sabi ni Flor Delisa Fajardo. Ayan. Ginang Corosa, may gusto ko pa bang kanta ni Carmen Camacho? Isa pa, 'di ba? Parang pareho nang Hindi Ko Iluluha. Eh nagkamali ako 'yon.
Ganon? Ano? Ginang Rocco? Yung nagkamali ako, isa ding ano yun eh, di ba? Oo, oh, tingin rin yun. Parang nung ano yun, nagtitiis. Sa, nasa side B din ito, nauna doon sa LP na rin na yun, na sariling kaligtasan. Nagkamali ako. Huwag sanang totoo nang ibigin kita'y nagkamali ako sa'yo sinta. Nagkamali ako nang ibigin kita, nagkamali ako nang dahil sa'yo sinta. Nagsisisi ako kung bakit ka nakilala. Di sinsanay maligaya ang puso kong may luha at laging may dusa. Nagkamali ako nang kita'y minahal. Minamahal kita nang higit sa aking buhay. Ikaw ba'y sadyang sana'y magsalawahan? Bakit ang aking puso ang napili mo pang gawin mong laruan? Wala kang haba, wala kang awa, wala kang puso. Mahal mo, nais ko'y sundin mo, nang wag magkatuto, nang ibigin kita'y nagkamali ako. Nang ibigin kita'y nagkamali ako. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Kamali siya. Buti na lang, di kayo nagkamali sa pagre-record. Hindi nagkamali sa pagre-record. Hindi nagkamali. Hindi naman. Kasi hindi na, hindi may lalabas yung plaka kung nagkamali kayo. Eh, no? Hindi pwede. Oo, galing mga kaibigan. Naririnig nyo ang tinig ni Carmen Camacho. 1963 yun. So nakita nyo mga kaibigan, kasi ngayon may usong-uso yung mga nasa CD best collection, ganyan. Iniipon lang yung mga kante. Pero kaya ako mas gusto ko yung long playing album at inaalam ko kung anong panahon lumabas. Doon ko makikita yung mas unang kanta ni Carmen Camacho ito. Mas bata yung boses niya. Kesa yung mga best album lang na pinagsama-sama. Mamukat mo parang iisang singer ba yung kumakanta? Parang nag-iiba-iba yung boses.
Di ba? Kasi nga, eh, pinaghahalo-halo lang yung mga kanta doon sa album. Basta lang masabing best, eh, di ganun best. Pero, pag yung LP mismo hawak, nakikita mo, alam mo yung unang long playing album niya na yun nga, yung Carmen Camacho since 1958. Eh di, alam mo na, kaya ganun ang boses niya, yung recording doon, lahat ang orchestra, ang accompaniment, gitara lang lahat. O pagkatapos, ito, yung sa sariling kaligtasan, orchestra ni Leopoldo Silva, kaya napakaganda ng orchestration, di ba? Gara. Mm-mm. Hanip. Talagang pag nagkamali ka doon, talagang, di ba, Mami Carmen, di ba? Pag nagkamali ka doon, di ba, uulit yung buong orchestra? Di ba, ganun yung sistema nung pag nagkamali yung isang tumutugtog man lang. Ulit. Nangyari ba sa iyo na marami kang ulit? Hindi naman. Hindi naman. Talagang hindi naman. Magaling talaga si Carmen Camacho. Hindi. Hindi kasi pinag-aaralan ko mabuti siya. Nasa bahay ako talagang inaano ko yun na maging perfect. Yung mahirap pa yung kasi pagka ano ito, ulit ng ulit, lalo kang parang nakakaawa naman yung mga orchestration, mga yung orchestra companies, di ba? Oo nga. Eh, biro mo, biro mo yung mga violins, naka ano yun, may mga, parang, para bang may mga takip-takip sila, kanya-kanya. Kanya-kanyang takip yun, no? May mga takip sila. Sir Jun, may ganun talaga, ano? Ganun talaga. Para huwag magsanib yung mga tunog. Kailangan talaga, eh, perfect mo mabuti. Oo. Hindi magpagod yung mga orkestra. Di mo ang dami nun. Yung mga violin, ang dami. Yun nga, rinig namin yung tunog, eh. Madami yung tumutugtog na yun. Marami talaga. Hindi tatlo, apat, lima lang yun. Hindi lang. Mahigit sampu yun. May gitara pa, may baho. Kaya nga po. Kaya yung piano, punong-puno talaga yun. May piano pa. Mayroon pang organ. Si Pulding yung nasa piano po, si Pulding Silos. Ayan. Pero pagka-recording na, hindi na siya nasa piano kuminsan. Conductor lang. Talagang kumukumpas lang talaga. May ibang nagpa-piano. Mayroon pianista. Sinong usually na nakakahal na pianista niya? Hindi ko na maalala ko siya. Iba-iba kasi. Iba-iba mga pianista. Ayan. Na. Ganon pala yun. Ayan, sabi niya, magagaling din ang mga Pinoy recording engineers noon. Ay, oo po naman, magagaling talaga ng mga panahon na yun. Ma? Ito, makinig tayo ng isang Tres Rosas na magpara lang sa kapakanan ng mga kabataan at mga bagong tagapakinig. Para makilala niya yung Tres Rosas, muli, yung Tres Rosas na pinakita natin ng picture kanina, ano? Yung magandang Tres Rosas na yan. Sana sila. Nawala. Ayun, yung Tres Rosas na yan. Ayan, yun yung magandang Tres Rosas. Ay, naku, aliliit pa ng baywang. Oo nga. Talaga, baywang talagang tinitingnan ng Mami Carmen. Aliliit pa ng baywang. Para lang makita nyo, yung tunog ng Tres Rosas, itong bahaging ito, Sir Jun, ito yung pagkanta nila na nag-iisa-isa sila ng boses. Para lang mabigyan ng moment sa bawat isa. Alin si Carmen Camacho dito? Makikilala niya. Kilala niya kung sino si Carmen Camacho. Sige, tingnan natin. Pagtulog ako'y pinukaw ng isang panaginip na mainaw. Ikaw raw at ako ay nagsusumpaan ng pagmamahal hanggang kamatayan. Tahimik
labing lumipas. Nagising akong naghahanap. Muti ako, ikaw ay pinatawag. Nalilingalingal. Ang akala ko ay naginip pala lamang. Kaya't bigla akong nalumbay, puso ko'y sinugatan ng pagsusuyuan. Ako ay tunay panaginip pala lamang. Kaya't bigla akong nalumbay, puso ko'y sinugatan ng pagsusuyo. Nabigo naman ako ron. Hindi yun yun. Mali yung nahugot ko. Pero magandang balse. Eh. Magandang balse. Eh. At napaganda yung blending ng Tres Rosas. Magandang yung blending nila. Lalo ngayon nandun yung si Carmen Camacho na ayun na naman. Pero sorry po mga kaibigan na mali yung nahugot ko dito sa aking lalagyan. Mukhang inaantok ako. Stereo yung tunog. Ayaw po. Ayan. Mm-mm. Ayan, teka, sino to? Si magandang gabi sa lahat. Mula sa Kawit, Cavite. Ayan, paborito ng nanay mo ang Tres Rosas. O, ayan. O, ayan, yung isa sa tatlong rosas, eto, si Carmen Camacho. Kilalanin mo, si Carmen Camacho. Ang isa sa bumuo ng Tres Rosas. Sino yung Tres Rosas? Meron pa kami yung Tagalog Jewit. Ayun, Tagalog Jewit nyo, si no, ano, Nora Hermosa, ang kasama nyo. Oh. Kaya ni Nora Hermosa. Alam nyo, hinahanap ko yung LP na yun. Wala baka naman nandiyan sa lalagyan nyo. Baka naman nandiyan sa basta nalalagyan yung Mami Carmen. Ako nga, wala eh. Wala rin ako mga collection. O yan. O sino yung Tres Rosas? Ayan ha. Ayan si Kay Lucero, Carmen Camacho, at Nora. Alit ng baywang ko dyan. Oh, sabi ni Pinky ng kulit, yay, palakpak sa Tres Rosas. O, di ba? Mami Carmen, anong gusto niyo sabihin doon sa mga nagbigay ng parangal sa inyo sa Catanduanes? Ba, siyempre. Isang karangalan. Nagpapasalamat. Okay. Mami Carmen, ilalagay kita sa sentro dito sa ating screen para nakafocus sa iyo ang lahat para mapanood ng mga nasa Catanduanes, nina Alan Popa, nina Governor Kua, at ni Joselito Alberto, ni Kyo Amado Mendoza, ang inyong pagpapasalamat sa pagparangal na ibinigay sa inyo. Ba, siyempre. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan. Malaking karangalan nasa sa puso ko dahil kumalilingwan ang pinarangalin niyo sa kuya. Hanggang kamatayan, dala-dala ko yan na ang sa endong pagsuporta sa ko, padayin niyo ako nalilingwan maski uyan na ako sa anini. Dino mahayat. Ang sabi ni Alan Popa. Babalos. Salamat. Salamat po. Palakpakan natin yun.
Alam niyo, sabi ni Alan po pa, kakausapin daw niya yung tourism office ng Catanduanes at para sana daw ay magkaroon ng konserto doon ng Mabuhay Singers kasama siya si Carmen Camacho. Yan, maganda. Yan, maganda yun. Yehey. Inaasahan natin yan at sana harinawa. At gano'n naman tayo eh. Pag meron tayong hinihiling at natutupad dahil maganda eh. Diba? So, at sana para mapakinggan naman kayo sa inyong yung mismong inyong grupong kasama sa mahabang panahon. Nakikinig si Vice Ginang Corosa. Nakikinig ba si Vice ngayon? Sana, Vice, madala natin ang Mabuhay Singers. Yung grupo na kinabilangan ni Carmen Camacho sa napakatagal na panahon, eh makarating naman dyan mismo sa Catanduanes. No? Oo, nakikinig siya. Para hindi naman... Ay ngayon kasi alam naman natin, madali namang makuha na ang kopya ng mga plaka, mga recordings, ang EPA, lahat yan. Pero iba pa rin yung live performance na makikita mo pa rin. Yung mga taong nag-record ng kanta na yun. Di ba? At si Carmen Camacho yung isa ron sa talagang nagtagal sa mahabang panahon. Salamat Carmen Camacho. Mahal na mahal ka namin. Sobrang saya namin para sa'yo. Kaya nandito ka na patiling namin at pinararamdaman namin. Ha? Ayan. Sabi ni Oliver Berceles, isang pagbati sa iyo, binibining Carmen Camacho. Palakpak si Edlin at salamat sa inyo. Ha? Salamat po. Ayan. Okay? Salamat Carmen Camacho. At laging kasama ka pa rin namin sa Harana ng Puso, ha? Oo, lagi ka nakasama. Oo naman. Sino ba yung apo mo dyan na laging... Pasalamatan natin. si Jenny Lynn. Si Lance. Si Lance puyat na yan. Galing sa trabaho. Nagpuyat pa uli ngayon. para tutulungan ka na para makasama ka sa amin dito sa ating online. Ayan. Alam mo. Asa ko si Lance? Lance, kaway-kaway nga. Yun, kamay ni Lance. ang ganda kasi nung pagkayong Harana ng Puso natin, magkasama kayo ni Ray Lucero dun sa dito. Oo. Ramat na ng mga tagahanga. Na? Makapaling, ano? Makapaling kapalit ni Nora Hermosa ay si Sonia Rocco na. No? Bakit hindi? Hindi. Pwede naman. Pwede. Sa bubuhay ng Tres Rosas ang ihahalil. Sa bagay, si Sonia Rocco ay galing sa Bohol. Okay. Si Nora Hermosa ay galing sa Cebu. Pwede. Pwede. The Visayas side. Cebuano. Pwede. Sige. Pwede. Tres Rosas kayo, ha? Kasi pag sinabi niyong sana, nagiging totoo. Oh, eh, magiging totoo. Ano ba yung ano, sinabi? Anniversary natin, di ba? Subukan natin. Kailan tatlo? Oh, yan. Oo nga. Kaya nga. Okay. Sige. Oh, ano pang kanta ni Carmen Camacho? Yung gusto niyo nagsabing be careful what you wish for. Bakit naman? Why, nangyayari talaga. To worry about. Magandang bagay yun eh. Meron man dapat ikabahala o pag-aalalahan. Talaga nangyayari. Nangyayari talaga. Mangyayari ang maganda. Pag maganda, maganda. Magandang maganda talaga. Ha? Okay. Ngayon, Sir John, 11:10 na eh. Kaya dapat ibigay na natin ang ating tampok na kundimang ngayon. Meron na tayong kundimang napatugtog kanina. Hindi ko akalain na meron. Ito ngayon ang tampok na kundima natin, mga kaibigan. So, sa buong programa, isa pa lang ang napatugtog na kundiman at ang kundimang susunod na pakikilala sa atin ni Sir John. Magandang kundiman ito. Sila hinahaplos ng marahan ang pusong umiibig ng tapat. Napaka-Pilipino ng hinig. Marami itong taglay na takbo ng melodya na matatagpuan natin sa mga kundimang bayan. Mayor ang iskayat o ng bahagi at tuloy-tuloy ng wala kahit bahagyang tulay patungo sa pangalawang bahagi na mayor pa rin. So hindi lahat ng kundiman ay mula sa minor papunta mayor. Ito ay mayor at mayor.
Sa bahagi na pangalawa, napakalambing ng melodya. Tila dinuduyan sa pagmamahalang iniirog. At dahil sa kapayakan ng struktura ng kundiman ito, nasa ori ito ng popular na kundiman. Hindi ito pang konsyerto tulad ng mga likha ni Maestro Abelardo at Santiago. Kaya ang kanyang harmonya at ang melodya ay tuwirang nangungusap sa ating mga puso, lalo na sa bahaging ang daing ay kung ayaw mong kawaan, aanihin ko pa ang buhay. Pakinggan natin ngayon ang kundimang pinamagatang Kundiman ng Puso ni Constancia de Guzman sa pag-awit ni Carmen Camacho. Pakinggan mo aking hirang ang kundiman yaring puso. Bawat hibig ay pagdain ng dalisay na pagsuyo. Ang sumpa ko aking mahal, mamahalin kitang tunay. Manalig ka at asahan ang puso ko'y sa'yo lamang. Ang nais kong makapiling ay isang mahal sa akin. Sa lambing ng aking pag-ibig, dusay ating papawin. Kung ayaw mo kawaan, aanhin ko pang buhay. Sapagkat ako'y mamamatay nang may dusa't kalungkutan. Ang kundiman ng puso ko, awitin mo tanging simpleng kundiman. Oo. Yun. Ang isang payak na kundiman. At maraming salamat, Carmen Camacho, sa pagre-record mo. Maraming salamat. At na-record ngayon, mo. Kundiman ang na-record niya. Isang, may kundiman na tayong, yun. Kaya mga kaibigan, yun lang po ang isa at may isang kundiman pang napatugtog. Dalawa lang ang kundiman natin ngayong gabi. Ang marami sa mga napatugtog natin ay balse, dansa, di ba? At may balita. Kaya yung pagtawag na kundiman diva, well, talagang kasama sa repertoire ni na Carmen Camacho, Celie Bautista, Ray Lucero at iba pa. Ang kundiman. Pero hindi lahat ng kanta nila ay kundiman. Pero yung paraan ng pagkanta nila ay angkop na angkop talaga sa mga tradisyonal at standard na awiting Filipino na itinataguyod natin sa plaka. Maraming salamat po. Di ba? At ayan, mukhang may mga mensahe pang binigay sa atin. Si Mal Sarquero, ayan. Mal Sarquero, si King Phil. Salamat po sa Carmen Camacho episode ng Plaka. O meron din tayong Carmen Camacho episode mga 2021. Ayun, ganda.
Yung November, meron tayong nag-guest din sa Carmen Camacho sa atin. Wala pang hararap ng puso. No? Magandang ulit-ulitin ang pakikinig sa episode na ito. Magandang ulit-ulitin. Napakayaman. Yan, totoo po. Siyang tunay. At maraming maraming salamat sa ating mga tagapakinig sa Pilipinas, sa ibang panig ng daigdig. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin tuwing Sabado ng gabi sa pakikinig ng Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. Ilang mga pananalita bago tayo ganap na magpaalam ngayong gabi? Ginang Corosa? Oo, muli. Maraming salamat sa ating mga kaplaka. At syempre, isang napakalaking tugon sa ating panalangin, no, na magkaroon ng parangal si Miss Carmen Camacho at nangyari talaga sa kanyang sa kanyang sariling bayan, sa Kalulbon, sa Catanduanes. At syempre, pasasalamat sa lahat ng mga nagsikap, no, na matugunan ito. At syempre, kasama namin kayo dito, mga kaplaka, kasama namin kayo sa pagdiriwang na ito sa isang napakahalagang bahagi sa buhay ni Miss Carmen Camacho. At syempre, salamat din sa grupo, no, na nagtataguyod syempre kay Miss Carmen Camacho, ang Mabuhay Singer. Sana, isa na naman dalangin ang matugunan. Ayan. Sana, isa na naman pangarap at dalangin ang matugunan na madala ang buong Mabuhay Singers sa Bicol. Maraming salamat po. Gandang gabi. Yan. Si Carmen Camacho. Yan, yung plaque na yan mula sa provincial government at saka sa Catanduanes State University. Carmen Camacho, ilang pananalita, Mami Carmen? Just mabalos sa inyo, boss, mga tugang, na din nakalimot sa pagsuporta sa ko. Thank you very much to all of you, lalong-lalo na sa tuyang banwaan at Kalbon Catanduanes. At sa gabos sa mga Bicolano, nasa Aburban, Uuya, pinasasalamatan ko kamo, tada inyo ako narilingan. Diyos mabalos sa inyo. Salamat po. Ilang pananlitagi ng Sonia Rocco? Diyos mabalos, Carmen Camacho, na sa iyong pag-awit para sa banwaang Pilipino. At Diyos mabalas sa lahat po na nakinig ngayong gabi. Sana, salamat din Michael at salamat June at Janet sa pag-ibigin ng natin ng hinandaan, no, lalo-lalo ng mga piniling awit ni Michael para sa pag-parangal at pag-bahagi ng katuwang ito at kasiyahan ito sa ating mga tagapaginan. Salamat po. So, June? Gusto ko magpasalamat kay Carmen Camacho sapagkat sa loob niya na 66 na taon ay marami siyang naisaplaka na awiting Pilipino na naging katugon ng mga iba-ibang damdamin ng bayanan at naipapahayag natin ang damdamin natin sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang musika at nakapag ibis ng kahirap ng kalooban, no? Yung mga nagkaroon ng problema sa pag-ibig, na ipapahayag na yung problema yun sa pamamagitan ng makikinig sa mga awit ni Carmen, kaya naiibsan ng sakit at hirap ng kalooban dahil sa pakikinig sa kanyang pag-awit. Maraming salamat ulit, Carmen Camacho. At maraming maraming salamat po sa ating lahat, sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa susunod na Sabado po. At totoo, gaya ng sabi ni Sir Jun De Leon, ang Abril po ay buwan ng panitikan, pambansang buwan ng panitikan. Nung ikalawa ng Martes, ay nung ikalawa ng Abril, ay araw ni Francisco Balagtas. At alam nyo, ngayong araw na ito, napakahalaga ng araw na ito, alam nyo, Sir Jun, Ginang Rocco, kung bakit? Kasi ngayong araw na ito, ang 100th taon ng balagtasan. Ay, yan nga. Oo nga, tama, tama. 100th taon. Si Colliantes at Jose Corazon Jesus. Pero inuna natin muna itong kay Carmen Camacho. Tingnan natin kung ano magagawa natin sa susunod na linggo bilang pagbahagi natin, pakikibahagi natin sa pagdiriwang ng pambansang buwan ng panitikan at sa ngayon nga yung araw na napakahalagang ito, balagtasan. Tingnan po natin kung anong ating balagtasan. Oo.
isang unang isang daang taon ng balagtasan na sana pagpatuloy pa. Na? Maraming maraming salamat po. At bilang pangwakas na bilang ni Carmen Camacho, anong gusto mo ginang, anong gusto nyong pangwakas na bilang ni Carmen Camacho ngayon? Alam nyo, 45 kanta itong nandirito. Kulang ang 4 na episodes. 45 kanta itong nai-upload ko. Medyo rin. Ano, yung medyo ano, upbeat na kanta niya. Eh, malungkotin nga ang mga kanta ni Carmen. Ala ba? Pantumina naman. Ah, eh, yung ano, ganito. Yung pagkayo nando sa talagang sariling kaligtasan, alam, malungkot lahat talaga yun. Oo nga eh. Ang tawag ng tanghalan lahat. pero meron namang ano, may mga yung love song na magagaan, gaya ng songs of, yung nauna niyang album na Songs of Romance, yung unang album niya na 12 inches, Song of Romance. Napakaganda. Magagaang kanta ng pag-ibig dito. Ang saang pampamunga dito, natuto akong magmahal dahil. Ayan. Ayan, naalala ni Carmen Camacho. Ang ganda, di ba, no? Oh, ayan. Alalahanin natin. Sir John? Kinilig tuloy si Carmen. Kinilig. Oh, naalala niya yung kanta niya, di ba? Natuto ako. Ito, 1960 ni record ito. Oh, 1960, ha? Ito yung album na 1960. Songs of, galing sa Songs of Romance. Natuto akong magmahal dahil sa'yo. Salamat po. Alam ko. Puso ko iro ay hindi hindi mapapara ang tanging tutong magmahal, yaring aking puso, ng dahilan sa'yo'y natutuhan kong sumuyo, wag mong pabayaan pag-ibig. Ako'y wagas, banal at hindi nagbibiro. Sasambahin kita sa gabi at araw. Ang puso ko'y sa'yo habang narinig po ninyo ang plaka.
pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Ikinarangal po sana nating mabatid ang ating sariling galing, lalo nawa nating mahalin ang bayang Mag-iliw. Hanggang sa susunod na Sabado, may tipanan po tayo upang ipagdiwang ang ating pagka-Filipino. Salamat ng walang hangga at sana po, sana, pag-ingatan natin ang ating plaka. Thank you.